Ayan, wonderful morning po sa inyong lahat. Malakas po ba? Naririnig po ba? Malakas po, pa-thumbs up naman po kung naririnig nyo po ng maayos. Ayan, wonderful morning po sa inyong lahat at magandang buhay po sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay at patuloy po nakatutok sa ating pong webinar every day. And I am very honored na muli po tayong pinagbigyan po ng ating company na makapag-share na naman po tayo ng panibagong kaalaman po para po sa inyong lahat. And matagal ko na rin pong ipinapanalangin dahil marami po talagang nagre-request na maging bahagi po ng training natin. Yung isa po sa mga tinuturo ko po yung napakaganda. Marami po kayong matutunan about root cause of diseases. And by the way, maraming salamat po dun sa mga napakaaga po talagang naghihintay. Meron pa tayong early bird ngayon. Meron na namang mananalo mamaya ng early bird. And of course, syempre, mamimili din tayo ng ating Smarty Beauty at yung Happy. Ayan. Sino kaya ang mapipili? And of course, syempre, magpapakilala po muna ako sa inyong lahat. Ayan. Ako po si Mr. Jubis Jesus. Mas kilala po ako sa pangalang Jones. And mapalit tayo pinagkatiwalaan po ng Outlet International Corporations bilang maging official company speaker at isa po sa mga napili po mga core leader. And of course, syempre, gusto ko pong kita lahat po ng ating pong mga business partner, lahat ng ating mga leaders and leaders na gusto ko pong makita yung inyong pong ngiti ngayong araw na ito. Ayan. At nakikita ko na parang feeling ko sobrang blessed na blessed. Ang gaganda, no? And lalo na si Kuya Eugene, kapag ka nakikita ko to, ang ganda-ganda ng background, tapos laging nakangiti. And of course, syempre, yung aking si Ate Myla, ayan, ang ganda-ganda. Talagang pinagandaan, nakadikdit. Ayan, even si Ate Jacqueline, ng fighter. Ayan. So sa inyo pong lahat, maraming salamat. Meron po ba tayong mga bago? May mga na-invite po ba tayo ng mga bago, yung mga users natin? Kaway po sa lahat po ng mga bago. Sige, kaway po kayo. Meron po bang mga bago? Okay. Ang hihiling lang po ako sa inyo, kapag ka po, agree po kayo, dun po sa sinasabi ko, magtaas na po kayo ng kamay o pumalakpak po kayo. Kaya pagka may tinanong ako, usual po kasi nagtatanong po ako. So makikita ko po yung sagot nyo sa pagtataas nyo po ng kamay. Okay po ba yun? Okay. And ngayong araw na ito, sigurado pong marami pong tatamaan sa inyo. Marami po siguro marirealize na oo nga, tama. At sa ating pong training na ito, marami po kayong marirealize ng mga bagay na akala nyo po tama, pero pagka pinag-aralan po natin, hindi ko po sinasabing mali, eh medyo sumasablay po tayo. Okay? So syempre, ipakilala ko po muna ang ating pong napakagandang kumpanya, ang Health Wealth International Corporations, na established po noong March 18, 2006. Kaya po tayo ay 15 years na po. At sa loob po ng 15 years, ang ating pong mga produkto is nothing compares and is still the leading brands. Yung ating pong company ay binuo po, hindi lamang po ng mga basta-bastang tao, kundi po yung mga taong profesional. At pagdating po sa pagnegosyo ay talagang merong silang integridad. No? Binuo po nilang Health Wealth International Corporations para makapagbigay po ng mga produkto, makapagbibigay po ng tama at kompleto nutrition po sa ating katawan dahil kailangan po natin yun para maging malakas po tayo. And at the same time, makapag-provide po ng isang live view program para sa mga tatangkilik ng produkto, para sa mga mag-share ng produkto at hindi lamang po basta extra income po yung ipinagkaloob ng Health Wealth International Corporations sa ating kundi extraordinary income po. No? For 15 years po, marami, libo-libo na po mga tao ang gumamit ng produkto natin, natulungan yung kanilang problema kalusugan, even po yung financial. And for 15 years, marami na po, almost millions na po ang nasold na product po ng Health Wealth International Corporation. Hindi lamang po sa Pilipinas, kundi all over the world. Kasi ngayon, talagang napakadami na po tayong mga kakilala, mga kaibigan na nasa ibang bansa na talagang mong tumatangkilik ng ating mga produkto. Yung mga nagpapadala dyan sa ibang bansa, kaway-kaway naman. Ayan, yung mga tumatawid na internationally, talagang nagsishare na. No? Meron tayong mga taga UAE, meron tayong taga Saudi, Qatar. Mamaya po, magpapadala ako sa Singapore at saka sa Canada yata yung papadala tayo. So, kung makikita po natin, yung produkto po natin dahil sa husay at dahil sa ganda po, talagang worldwide na po. So, payag po ba kayo na worldwide na? Yun naman po ang ipinangako sa atin po ng ating pinakamamahal na presidente, ang ating pong napakaganda, mabait ng presidente, of course, ng Vicky Tactacan.
So, a very God-fearing Christian, credible, napakataas ng integridad sa buhay. And of course, syempre yung pinag-aralan, makikita natin na meron silang pong background, kahusayan po pagdating po sa pamamalakad po ng negosyo. Kaya po, for 15 years, yung ating pong kumpanya is lalo pong lumalaki. Yung pamilya ng HealthWealth ay lalo pong lumalaki at lalo pong dumadami ang nagbe-benefits po sa ating produkto at hindi lamang sa produkto, pati po sa marketing plan po na ipinagkaloob po ng HealthWealth International Corporation. Agree po ba kayo doon? Ayan, so simulan na po natin yung ating pong pag-aaral today. And of course, syempre, ang maproducto po ng HealthWealth International Corporation, ang ibinibigay po nito is Complete Nutritions and Detox Program. Yung ating napakasarap na HealthWealth Green Barley, yung ating Chia Fruit Punch Forte, ating Dragon Fruit Juice, yung ating Blue Barley, yung Blue Lighting Feed. Alam ko po na lahat po kayo nasubukan na po ito. Now, siguro po, na-experience nyo na po ito, a lot of us na-experience na po yung mga ganito, no? Meron po kayong mga users o meron po kayong mga kakilala, no? Hindi naman po maiiwasan na humihinto po sa paggamit ng ating produkto. Importante po kasing malaman natin bakit kaya sila humihinto, ano ang meron. Nakaranas na po ba kayo noon? Merong bumili sa inyo tapos ayoko na niya kasi hindi naman effective, hindi naman nagte-take effect sa akin. Now, alamin natin yung rason. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit sa akin effective? Bakit doon sa kumpare ko na uminom ng ito nito, nag-benefit siya, naayos yung kanyang kalusugan, pero bakit dito sa kanya hindi? Or minsan naman yung iba, nagugulat po tayo, kapag ka po nag-take po ng product natin, ang nangyayari, umiinto, kasi meron silang mga naramdamang kakaiba at natakot po sila. So yun yung alamin natin ngayon. Agree po ba kayo na matulungan ko po kayo yun? Ayan. So, pag-aralan po kasi natin ngayong araw na ito, kung tinatawag natin the root cause of disease, ano po ba talaga ang pinagmulan ng bawat sakit ng tao? Aalamin natin, susubukan natin himayin kung saan ba talaga nagmula yung sakit natin. By the way, I would like to make a disclaimer po. Ang HealthWealth International Corporations po ay gumagawa at nagkakandak po ng mga ganitong mga health forum, mga product presentations para po, hindi po para to treat, to diagnose, o sabihin po makapure po kayo. Nandito po kami para magbigay po ng tamang kaalaman, i-educate po yung ating po mga co-dealers, yung ating mga business partners, kung ano po yung maibibigay o maidudulot po ng ating mga ng produkto ng HealthWealth International Corporations kung araw-araw tayong gagamit. Hindi po natin sasabihin gagaling. Kasi ako naman talagang merong kagalingan, but healing only comes from God. Naniniwala ba kayo doon? Manggagaling lang sa Kanya. Gagamit lamang po ang instrumento ng Panginoon kung paano niyo padadaluin ang kanyang kapangyarihan sa na magpagaling sa pamamagitan ng HealthWealth International Corporations. Kasi only God, siya lang po ang makakapag-heal. No? Pero, meron po yun, meron. Meron pong if, kung gagawin mo yung tama at nararapat para makaranas ka ng kagaling. Agree po ba kayo? Okay, now. So, simulan po natin. 5 most common diseases po ng mga Pilipino. Siguro, agree kayo, no? At ipagsantabi muna natin yung COVID, mamaya natin pag-usapan. The 5 most common diseases po ng mga Pilipino ay, ayan, hypertensions. Ayan, sino po dito may mga hypertensions? Taas po ang kamay. Sige, taas po yung kamay. Okay, isa, dalawa. So, we have, ilang kaya yung may mga hypertension? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ayan, may mga nagtataas. Okay, so, yung iba sa atin nakakaranas pa. Sino po naman ang mayroong diabetes? Pangalawa, diabetes. Ayan. Ako, ayan si Pam Lourdes. Ayan. Okay. Ako, yung iba, dala-dalawa na yung tinataasan. Meron pong arthritis. Yung matagal nang nagtitiis. Dahil sa arthritis, meron po ba? Ayan. Sino naman po yung meron pong allergy? Okay, bihira yung task kapag sinabi nating allergy. Ayan. Pero siguro kapag sinabi ko yung 13 klase ng allergy, malamang halos lahat po tayo tumaas. Okay, kasi ang allergy for allergies, meron itong 13 klase. So titingnan natin, baka po kasi meron kayo nito, allergies po yun. Katulad po ng sinusitis, allergic rhinitis, yung hatching ng hatching, asthma or hika, bronchitis, pneumonia, PTB, primary complex, Cox infection, emphysema,
eczema, skin disease, skin asthma, and even psoriasis po, yan po ay parte po ng allergies. So, sino po ang merong allergies ngayon? Taas po ang kamay. O, ayun. O, so, may mga nagtaas. So, alam na po natin. And of course, syempre, yung bukol o yung lump. Ayan. So, ang bukol naman po, 11 po yung klase. Ngayon, i-classify natin. Ano ba yung 11 bukol na yan? Cysts. Ayan. Myoma. Thyroid. Goiter. Lymphoma, lymphoma, fibrosis lymphoma, lymph nodes, polyps, tumor, at cancer. Isang cancer lamang po ang wala pong bukol o walang lumps, yung leukemia, yung cancer po sa dugo kasi wala po talagang bukol yun. But yung meron pong iba po kasi sa atin nagkakamali, akala nila yung cyst o kaya yung tumor, cancer po yun. No, yung tumor po kasi hindi pa po yung cancer. No, kapag pa po yun, yung tumor, pagka medyo laki pa yun, hindi na siya tumor. Tremor na yun. No, pagka napabayaan na yung tumor, no more na. Yan. So, huwag natin pababayaan. So, yan po yung mga most common Filipino diseases po na madalas po natin tayo po, madalas yun po yung may encounter na ito po yung pangkaraniwang nagiging sakit ng mga Pilipino. However, ito po ang tanong ko. Ito pong lima na ito, naisip niyo po na ito po ay sakit. Mag-agree kayo lahat, ito po ay sakit. Pero maniniwala po ba kayo na ito po ay hindi sakit kung hindi po resulta ng totoo mong sakit? Yaan yung resulta ng totoo mong sakit. Yaan yung resulta ng problema mo sa loob ng katawan mo. Na hindi mo ngayon alam kung ano ang gagawin mo. Hindi mo alam kung anong pinagmula. Diba? Hindi mo alam, ako bakit kaya ako may hypertension? Bakit ako nagkaroon ng high blood? Hindi naman ako mahilig kumain ng matataba. Hindi naman ako mahilig kumain ng mga matatamis. Ayan. Bakit ako mayroong diabetes? Ako, hindi naman ako mahilig sa mga matatamis. Hindi naman ako mahilig sa cake. Even nga sa mister ko, hindi ako sweet. Pero may diabetes. Allergies. Hindi mo alam na may allergies ka. Hindi mo alam kung anong pinagmulan. No? Even po yung even yung bukol. Alam mo ba kung anong pinagmulan ng mga yan? Dahil kung alam mo ang pinagmulan ng mga yan, alam mo ngayon ang, kung paano sila sisimulan gawin para matulungan mo yung sarili mo. Malaman mo ngayon. Alam ko na kung bakit ako merong high blood. Alam ko na ang gagawin ko. Kaya nagtataka ako ang high blood. Di ba dapat 2 to 3 months lang yun, wala ka ng high blood? Pero meron po tayong makakilala, 2 years, 3 years na napakatagal na nalang umiinom ng gamot, pero hindi pa rin nasusolusyonan. No? High blood pa rin po sila. Now, meron po 3 steps towards healing in accordance with the Word of God. Hindi po ito galing sa akin, hindi po sa Herod, kundi galing po mismo ito sa Panginoon, no? Kasi naniniwala si Lord, nag-promise siya na meron siyang ibibigay na kagalingan sa mga taong nananampalataya at maniniwala at mananampalataya sa Kanya. Agree po ba kayo? At yan po ay mababasa po natin sa Luke chapter 15 verse 11 to 24. At yung pangalawa po, sa Isaiah 43:18-19, kung nakanonood po ngayon si Pastor Joshua, siguro makaka-relate. At lastly, mababasa po natin sa Revelations 22 and Ezekiel 47:12. Now, tayo po kasi mga Pilipino, tayo po, ang alam po kasi natin kapag ka po sinabing kagalingan, we refer on the physical aspect. Yung physical ang tinitingnan natin. Ang alam natin, kapag sinabing gumaling, kagalingan, titingnan natin yung physical. Pero hindi natin alam, para magkaroon tayo ng total wellness o total well-being, meron po tayo 3 factors na hindi po natin naiisip. Hindi natin na-imagine na, para pagkaroon pala ako ng well-being, ng total wellness, kailangan pala i-consider ko itong 3 bagay na to. Alin? Yung spiritual, yung mental at emotional. Kailangan maintindihan mo yung pangangailangan ng katawan niya. Katulad po ngayon, inuna natin spiritual. Bakit kailangan natin na ihanda yung sarili natin spiritually? Lalo kung meron kang sakit. Kasi pagka meron kang sakit, wala ka namang ibang dapat na unang puntahan eh, kung hindi si Lord. Kasi si Lord, si God ang magtuturo sa'yo ng tamang landas para makamit mo yung tinatawag na total well-being o yung wellness ng ating katawan. Let's say for example, tulad nyo, tinuturo ko po sa inyo, kailangan nyo si Lord. Ba, ano ang sabi? Seek ye first the kingdom of God
and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Tama, di ba? Kaso ang nangyayari po kasi sa atin, kapag ka nakakaramdam o meron tayong nararamdaman sa katawan natin, hindi natin agad naaalala si Lord. Diba? Minsan, ang iniisip agad natin, may sakit ako. Ano na mangyayari sa anak ko? Ano mangyayari sa buhay namin? Ano mangyayari sa pag-aaral ng anak ko? Diba? Nagiging stress tayo. E samantalang ka dapat, pag may sakit ka, hindi ka dapat nai-stress. Pag nalamang may sakit ka, hindi ka dapat nai-stress. Nakakalimutan natin puntahan si Lord. Nakakalimutan natin kausapin si Lord. Let's say, for example, ikaw, spiritually high. Okay, ang taas ng pananampalataya ni yes, paggagalingin ako ni Lord. Kaya lang, mentally down ka naman. Anong mental? Naniniwala kang paggagalingin ka ni Lord, pero paano na lang? Saan ako kukuha ng pampagamot ko? Ano na mangyayari sa mister ko? May sakit pa naman siya, tapos may sakit ako. Diba? Mentally, ang dami mong iniisip. Kaya i-stress ka. Do you think makakatulong yun sa'yo? Hindi, kahit ang taas ng pananalig mo. Diba? Tapos sasamahan pa ng emosyon yan. Yung emotional mo. O pagka nakarinig ka na, ako may sakit dyan. Ako may COVID na yan. Masasaktan ka na yun. Bakit ganun sila? Alam kong araw, mahal din ako. Ngayon may sakit na ako. Wala na akong kwenta. Ano nangyari ngayon sa'yo? So kailangan yung spiritual, yung mental, yung emotional, dapat yan maging maayos para magkaroon tayo ng total wellness. Can you just imagine, ha? Sa mentalidad na lang po ng tao, marami po kasi sa atin, nag-start po, kaya po tayo napapahamak dahil po sa mga maling akala. Naniniwala po ba kayo doon? Totoo yun. Sabi yun ni Lord, nasa Joseo yun, di ba sabi niya, may people perish because of lack of knowledge. Yung mga maling akala po natin, yan po ang isang nagpapahamak sa atin. Ano yung mga maling akala ng Pilipino? Oh, huwag kayong matutulog ng basa ang buhok. Bakit? Mabasa ang unan. Po ba? Oh, gabi na, huwag kayong magwawalis. Matatanggal ang suwerte. Okay lang na matulog kayo na marumi ang bahay. Tapos pag tinamaan kayo ng sakit, suwerte yun. Yun yung mga maling akala ng mga Pilipino. Yung mga maling superstitious. I'm sorry to say this, but alam niyo po, ako po, I'm speaking about reality. And reality comes in two forms, the good news and the bad news. Kasi kailangan mong malaman yung good and bad news para mas maintindihan mo kung ano yung dapat mong gawin sa katawan mo kapag ka meron kang sakit. Now, ilan po din sa mga maling akala po natin o alamin natin, ano ba talaga ang mga Pilipino, bakit ba nagkasakit? Bakit ako nagkasakit? Ano ba yung mga nangyari? Ano yung mga rason kung bakit nagkasakit? Una sa mga rason ng Pilipino, o rason mo mismo, ikaw mismo may rason na to, nagkasakit ka ng dahil ka. Tama, pwede. Mahilig sa matataba, mahilig sa mamantika, mahilig sa maalat, sa chichiria, sa soft drinks, sa synthetic juices, sa iced tea, ayun, tinamaan ngayon ng high blood. Pagkain, isa yan po sa mga madalas po na nagiging sagot pagka tinanong mo, bakit ka nakasakit? Kasi kain ako ng kain ng kung ano-ano. Ayan, sinisi. Misa, oh, bakit ka may high blood? Mahilig kasi ako sa baboy. Kung totoo po, na ang baboy, siyang dahilan kung bakit kami high blood ngayon, tatanungin kita kapatid, bakit yung mga Muslim hindi naman kumakain ng baboy high blood? Did you get my point? Kaya tuloy yung mga baboy dati nagkakaroon ng sakit kasi sinisisi natin siya. Ako, magkaroon na nga lang tayo ng sakit para hindi na tayo katayin. Can you just imagine kung gaano kasakit yun doon sa nag-alaga? Tapos kakatayin, kasi di ba, tapos tatawaran mo pa. Pagkatapos kung kain, sisisihin mo pa, yan ang naging dahilan kung bakit tayo blood yung nanay. Kasi sabi natin ganito, sa loob ng tahanan, kapag ka po ba nagluto po, alba, si nanay nagluto. Si nanay, inspired na inspired magluto kasi lahat kayo nandoon, Sunday. Nagluto si nanay ng singgang na liyempo. Detos, ricados, maanghang, tapos yung pinaka parang mga kolesterol, yung mga sebo niya, nasa ibabaw na, yung medyo kulay dilaw na. Hindi ba ang sarap-sarap higupin nun? Ang tanong, lahat po ba kayo kumakain? Sa loob ng pamilya, lahat kumakain? Lahat kayo kumakain, no? Ang tanong, kung lahat kayo kumain ng niluto ni Ate Myla,
ng sinigang na liyempo na napakasarap, bakit isa lang sa inyo ang may hayop? At ikaw pa yun. Yung pinakamatakaw, pinakamadaming nakain, yun pa ang hindi high blood. Isip niyo po ba? Bumili ng ice cream, bumili ng cake, lahat po ba kakain? Oo. Bakit ikaw lang ang may diabetes? Di ba dapat lahat ng kumain nun merong diabetes? Nakikisip na po kayo? O si Ate Chris, at si Kuya Chris, let's say for example si Kuya Chris, bumili ngayon ng 1 kilong nilaga. Lahat kayo ngayon, siyempre kakain kayo ngayon. Kakain kayo nun, ang sarap kaya nun, hindi ba? Oh, tapos sasabihin mo, nagka-arthritis ka. Bakit yung ibang kumain nun, walang arthritis, ikaw lang ang meron? Lahat kayo meron, kasi nga dahil sa pagkakas. Yung iba po sa inyo nag-iisip, oo nga, no? Eh samantalang, ang sabi po ni Hippocrates, let thy food be your medicine. Ano po ang makapagpapagaling sa tao? Ano daw po ang magiging gamot? Pagkain. Tapos sisisihin mo yung pagkain. Number 2 po, na isa po sa mga rason pag tinanong mo ang mga Pilipino kung bakit daw po nagkakasakit ay dahil po sa stress. Alam niyo, I have a friend, mayroon akong makilala, at napuyata ng stress na sa kanya. She's healthy. Alam niyo po ba kung ayon po sa pag-aaral, kapag daw po ang tao na i-stress, ibig sabihin po nun, yung kapasidad ng kanyang utak, sobra na yung nagagamit niya. Let's say for example, 10% lang kapasidad ng utak mo. Oh my God, o 5% lang. Lumagpas na dun yung ano, paggamit mo. Oh, may i-stress ka na nun. Oh God, 10% lang. Sino po ba dito ang 10% lang ang paggamit ng utak? Let's say ikaw, araw-araw, may kinakausap ka. Can you imagine? Kasi for example, 30% lang ng utak mo nagagamit mo. Sa bawat kausap mo, sa bawat pinapaliwanagan mo, nagagamit mo yun. Nagkausap mo sa loob ng isang araw, hindi ka ba stress mo? Pero alam mo kung bakit hindi ka nai-stress? Yung mga dealers natin dito na patuloy na nagsishare ng magandang balita. Bakit? Alam mo kung bakit hindi nai-stress? Kasi alam mo kung bakit? Positive. Sa positive mo, ginagamit yung utak mo. Subukan mong gamitin negatively yan. Umaga pa lang pagkagising mo, nakita mo yung may utang sa iyo. Lang. Isang taon na yung isang bote, hindi pa pinabayaran ito. Ubos na! Tapos sa iba na kumukuha. Na-stress ka na agad, umagang-umaga. Pag nakita mo yung, ito yung boyfriend ko dati, masaya na siya sa iba, paano na ako? Diba na-stress ka na agad? Kasi bakit? Ginamit mo negatively yung utak mo. So pagka ginagamit araw-araw negative. Araw-araw pinoproblema mo problema ng iba. Problema ng iba pinoproblema mo araw-araw. Ako yung kapitbahay namin na yan. Ako kaya naman yan bumili na kabili ano kasi yung asawa niya kurap. Ano? Hindi ba? Nakakatulong ba yun sa iyo? Nai-stress ka. Marami sa atin nagtatanong. Sabi Jones, ano ba natin malalaman kung hindi kung stress ang isang tao? Madali lamang naman po malaman. Kahit po ngayon, pwede ko po ituro sa inyo kung stress ba kayo o hindi. Gusto niyo bang malaman? Malaman? Ako parang yung iba sa atin. Ako huwag na baka malaman ko na-stress ako. No? Okay, ganito lamang. Madali lang naman po malaman kung stress kayo o hindi. Yung ating pong likod, meron po yung tatlong bahagi. Merong lower, merong middle, at merong upper. Okay. Kapag ka po kasi ang masakit sa atin, subukan natin ha, ang masakit po sa atin yung ating lower back po natin, so pwede may problema po tayo sa kidney. Ayan, nagpaparamdam na siya. Kapag ka naman po yung middle medyo masakit, pwedeng baga. Na tayong baga. Ngayon dito sa low, sa upper naman natin, kapag ka po pinisil natin yung kanan po, so pisilin nyo nga po yung kanan nyo, pisilin nyo po. I want everybody, pisilin nyo po yung kanan nyo. Sige, pisilin nyo po. Ayan. Ayan. Kapag ka po siya medyo matigas, at medyo may kirot sa lampong ibig pinun. Medyo nai-stress po kayo. Ayan. Ayan, pinipindot na nila. Meron po ba? May kirot? So, ibig sabihin, medyo stress. O, subukan naman natin yung kaliwa. Okay. Yung kaliwa po, kapag ka po medyo masakit yan, isa lang po ibig sabihin yan, walang pera. Parang masakit yung sa akin na. Ayan. Ako parang yung iba, gustong
gusto, parang lahat tayo, masakit yung kakanan natin, ha? Masakit po ba yung, yun, no, yung kaliwa nyo? O isa lang ibig sabihin, no, pagka masakit yung kaliwa nyo, kailangan mo nang i-share yung kagandahan ng produkto ng health wealth para magkaroon man ng income. Okay. So, stress daw po. Ito bang stress? Ang dahil sa stress, nagkakaroon tayo ng sakit. It's either, may sakit ka na, nalaman mo na stress ka. Hindi ka nag-isip positively. Hindi ka lumapit kay God para matulungan ka niya. Pagto po, na dahilan daw po kung bakit po nagkakaroon, excuse me, ng sakit ang tao. Nang dahil daw po sa pagtanda. Makikiraan po ako, ha. Nang dahil daw po sa aging. Now, alam niyo po dito po sa screen ko, nakikita ko po na ilan po sa inyo mga nakasalamin. At sigurado po akong hindi po kayo pare-pareho ng edad. Ngayon, kung pagbabasihan natin na edad po ang dahilan ng pagkakaroon ng sakit, bakit po alam po Sir Eugene or Sir Willie Restore, mas madami po ang edad niyo kaysa kay Ma'am Jacqueline ng fighter, pero pare po kayo kasalamin. Hindi po ba? Or, bisan, may natatanong ako, ba usual yan kapag meron po tayo nakakausap? Nanay, kamusta po? Lalo kapag ka medyo maedad, ang tawag ko dyan, nanay, tatay. Nanay, sabihin niyo po Shopee. Joke lang, joke lang. Yan, nanay, ano po bang sakit nila? Arthritis? Ako anak, may arthritis ako. Ah, okay. So bakit po kayo may arthritis? Eh, ganun talaga, tumatanda na. Okay, yun ang karaniwang sagot. Pag tinanong mo, alin po ba nanay yung masakit? Itong kanan, itong may arthritis. Ha? Mas naunang tumanda yung kanan mong paa kaysa dun sa kaliwa mong paa? Hindi ba? Kung aging, dapat pareho silang may arthritis. Bakit yung isa lang? Ano, napag-iwanan yung kaliwa? Yung kaliwa nag-i-exercise, yung kanan hindi. Eh, kung talagang aging po ang dahilan ng pagkakaroon ng sakit ng tao, eh di sana po, lahat ng senior citizen po nagme-maintenance. Lahat ng senior citizen, malabo ang mata. Di po ba? Ako, may kakilala ako. Hindi po lumabo ang mata nun. Namatay po siya ng 86 years old. Kailanman hindi lumabo ang mata. Taas kayo ng kamay. Tanong niyo sa akin kung bakit. Bulag eh. Joke lang po. Hindi, yung lola ko po namatay po yun. Tawa ng tawa si Ate Myla. Kaya yung lola ko po talaga namatay po yun, ano, malinaw ang mata. Bakit po nasabing malinaw ang mata? Kahit sa dilim, kahit magbilang ng pera. Uy, malinaw ang mata ng mga yun. So, parang maraming nakaka-relate ngayon na, na kahit sa dilim, kayang-kayang, isang daan, dalawang daan, tatlong daan. Kahit sa dilim yun. Nagpapatawa lang po ako kasi medyo yung iba sa inyo, nakita ko seryoso na. Parang yung iba po sa inyo, bakit pa ako naka-attend dito sa seminar na to? Pagagalitan lang yata ako nito. Well, anyway, mabilis lang naman po itong seminar na ito. 30 minutes lang po ang ihanda ko po sa inyo. Okay lang? 30 minutes and 5 hours. Okay lang po ba? Okay lang po. Kaya okay lang. So, pwede nating hindi sabihin na aging kasi meron po mga mas bata po sa atin. Diabetico. May mga bata po na ang aga-agang naging high blood. Alam niyo po, may kukwento po ako sa inyo ha, kung aging talaga ang dahilan ng pagkakasakit. Noong kami po ni Mami Ferry Suryano, isa po ito sa aking upline, noong nandun po kami sa Birakatanduanes, alam niyo po, hinihingal po ako sa kanya kasi ang bilis-bilis niyang lumakad. Sinabi ko po talaga, Mami Ferry, sandali, hinihingal po ako sa inyo. Samantalang dihambak na mas matanda siya sa akin. Pero mas napapagod akong habulin siya kasi ang bilis-bilis niya. Oh, oh talagang aging. Ang dahilan ng pagkakasakit ng tao. Nakukuha niyo po yung logic. Did you get the point? Now, the last but not the least, ito po kasi yung pinaka-paborito ko po sa lahat. Yung lahi-lahi, mana-mana, in English. Sige po, sabot po kayo. Makikita ko po kanina sasabihin niyo in English. Walang gustong sumagot. Wala namang pala akong pwedeng kausapin dito. Bye na po. Ano? Ano po? Ito daw po yung lahi-lahi, mana-mana. In English po, ayun, may nakita ako. Basang-basa ko yung sinabi niya. Talaga kahit po, kahit sa live, kahit sa talaga seminar, meron po talagang magsasabi. Actually, ito po yung gusto ko, yung hereditary. Ayan. Mana-mana, lahi-lahi.
So tatanungin ko po kayo, kung totoo pong ang sakit ay naipapamana, I'm seriously speaking po sa inyo pong lahat, gusto nyo bang ipamana sa mga anak nyo yung mga sakit na meron sa katawan nyo ngayon? Kung totoong namamana ang sakit, sabi nila, usual yan. Kung totoong namamana ang sakit, meron po ba kayong kasulatan ng sakit ninyo na yan ay namana nyo? Kasi kung wala po, hindi nyo yan namana. Ano yan? Meron kayong kasulatan? No, babasahin ng abogado. Sa aking mga minamahal na anak, ipinamamana ko ang aking tatlong sakit. Meron po bang ganon? Sa aking panganay, dahil matigas ang ulo, laboy ng laboy, arthritis. Sa aking pinakamamahal na babae, diabetes. At sa aking namang bunso, dahil mahal na mahal ko ito, high blood, nagmamahal, Myla Sumaya. Meron po ba kayo? Para sabihin niyo pong namamana, ako ayokong ipamana sa anak sakit. Kasi talagang namamana ang sakit, dapat nung isinilang ka, may high blood ka na kasi namana mo yan. Dapat nung isinilang ka, meron ka ng diabetes. Pero kung, excuse me, meron pong nagtanong sa akin, Sir Joms, kasi po, yung mama ko po, na-diagnose po siya na siya po ay diabetes nung siya po ay 50 years old na. Okay, 50 years old na siya, ilang taon ka na ngayon, sabi niya, ako po ay 24 na. Okay, posible po ba na magkaroon din po ako ng diabetes? Posible ko po ba mamanay? Sabi ko sa kanya, hindi mo naman mamamanay yung diabetes ni mama mo. Kasi kung namana mo yun, dapat ngayon pa lang meron ka na. Pero, posibleng magkaroon ka ng diabetes, kung gagawin mo yung mga maling ginawa ng nanay mo dahil, magkakaroon ka na. Ano yun? Kung pababayaan mo yung katawan mo, kung ano yung sakit niya, yun din ang magiging sakit mo. Eh kaso po ngayon, bibigyan ko na po kayo ng example, mga mapagmahal na nanay, mapagmahal na tatay. Pag bumili po kayo ng soft drinks, iinom po kayo, kanino nyo po ibabahagi, hindi ba sa anak nyo? Tumatawa yung iba. Hindi ba binabahagi nyo sa anak nyo? Sinisimulan nyo na pong lasunin yung buwan ng anak ninyo. Tapos pagdating ng panahon, bakit nagkaroon ng sakit yung anak ko? Anong ginawa ko? Anong nangyari? Alam nyo, gusto ko maging klaro po sa inyo. Dapat pag nagkaroon ng sakit ang isa sa mga mahal mo sa buhay, mag-celebrate ka. Bakit? Bakit you have to celebrate? Nagtagumpay ka sa paglalason, sa panlalason mo, sa mahal mo sa buhay. Imbis na tubig ang ipainom mo sa anak mo pagka nagbiminindal, pinakain mo ng banana cue, ang dami-dami nung ang sarap nun, yung maraming tawag doon, asukal, di ba? Asukal na yung pinakain mo sa anak mo. Tapos, paiinumin mo pa ng asukal. O, huwag kang magtaka, paglaki niya, diabetes ko din yan. Sinong may kasalanan? Alam na naman ako. Tayo po kasi mga Pilipino, hindi tayo makapagminindal ng walang ano, walang masarap na inumin. Di ba? Kailangan, meron tayong ano, merong hawak na baso, lalagyan pa yan ng maraming yelo. Tapos, ibubuhos mo yan yung kulay, itim, bumubula pa yun, tapos igaganon mo pa yun, ang lamig, refreshing, kasi inumin mo, kasi gano'n ka pa, hindi po ba? Ang sarap ng feeling ng nilalaso natin yung katawan natin. Ganun kasi yung feeling kapag ka pinapasukan mo ng toxins o chemical yung katawan. Sigurado po ako ngayon, marami na pong tinatamaan. Ganun po kayo magmahal. Ganun yung po kamahal. Imbis na turuan yung maging disiplinado, imbis nang inihahanda nyo hindi lamang masarap, excuse me, dapat masustansya pa, ang gusto nyo lang lagi, masarap dapat ang ulamin ng pamilya. Sino po dito merong magic sa kamay? Meron mo ba kayong magic sa kamay? Sino po may magic? Ayan, may mga magic sa kamay. Sino po yung mahilig pong magtaktak? Ayan, lahat po nakaka-relate. Diba? So araw-araw, pag nagluluto kayo, nilalagyan nyo ng lason. Tapos hindi nyo naman inaalam kung paano matatanggal yung laso na yun sa katawan ng mga mahal natin sa buhay. Huwag kayong magtaka. Darating yung panahon, may mga sakit na po yung mga mahal nyo sa buhay.
alam niyo po, kaya ako po tinuturo, kaya ako po ito sinasabi sa inyo, para maging aware po kayo, para pagdating po ng panahon, magkaroon po ng sakit ang mamahal niyo sa buhay. Wala po kayong ibang sisisihin, kundi po sino. Sino pong sisisihin niyo? Ako? Wala po akong alam doon. Naturo na nga po ako eh. Ayan. So ngayon, pag-usapan natin, pagkain, stress, aging, hereditary. But according po sa World Health Organization, ito pong apat na ito are not the main reasons, but they are factors to be considered para po magkaroon ng sakit ng tao. They are factors. Meron silang contributions kung bakit nagkakaroon ng sakit ng tao. Kasi let's say, kung hindi ka kumakain ng tama, ang ibinibigay mong pagkain, puro may mga lason, puro may mga chemicals. Ang pinapainom mo sa anak mo, imbis na tubig, ang pinapainom, lagi synthetic juice. Sisisihin mo ngayon yung pagkain. So para huwag magkasakit, huwag na tayong kumain. Mamamatay ka sa gutom, hindi ka naman nagkaroon ng sakit. Stress, iwasan natin ma-stress. Paano? Gamitin po natin yung ating utak positively. Nowadays, bawal daw maging positive. Kasi pag positive ka, may lagnat ka pala, kaya cremate ka na. Pero kailangan ginagamit natin lagi yung ating utak. Parang tama sa ating mga ilan. Anong kakilala? Inubol lang. Nag-cremate na yan. No? Can you just imagine? Araw-araw, pagkagising mo pa lang, pagmulat na pagmulat ng mata mo, good morning, Lord. Good morning, Dad. Thank you po sa panibagong buhay. Eh, kung ganun ang ginagawa mo, umpisa pa lang, sinimulan mo na sa positive yung araw mo, sa tingin mo, buong araw magiging positive ka. Buong araw magiging positive ka. Ngayon, nakita mo ngayon yung kumari mo sa iba na bumibili. Kasi hindi na siya nakabayad yung utang niya sa'yo ng isang bote. Pag nakita mo, pagka sumimang mo, batiin mo, eh, Mari, umalita ko. Kaya ano ka na daw kumukuha? Halika, ituturo ko sa'yo kung paano ka na magkakaroon ng extra income. Kasi extra income talaga, naikwento niya ba sa'yo? Eh paano kung hindi pala naikwento, hindi na-share yung extra income, na-share mo sa kanya ngayon? Binati mo siya, hindi ka nagalit sa kanya. Sabi mo, ay Mari, ganun ba? So ibig sabihin, tinutubuan lang pala ako mo. Dapat talaga sa'yo na lang ako bibili. At least nagkakaroon ako ng idea kung paano ko kumita. Sino po yung mga ganun? Yung iba kasi pagka nakita, wala na. So huwag natin naaawain yung may mga utang sa atin. Pagkos yung may mga utang sa atin, ipanalangin natin sila. Nananalangin ba kayo? Totoo? Uwe, baka pag malala na. Yeah, pagka malala, Lord. Ako lahat daw ng Lord tinatawag kapag ka malala na. Diba? Lord, hirap na po ako. Lord. Pero nung malakas, eh pasalamatan si Lord pagising sa umaga hindi mo magawa. Kaya minsan si Lord nagtatampo sa atin. Pagising sa umaga, nag-iisip ka agad. Pagising, ano bang gagawin? Magtutoothbrush muna o kakain? Ano bang susuotin ko ngayon? Sa webinar, kailangan maganda ako. Blue, black, coffee. Lalaki naman ako. O kaya naman, agad ang titignan mo, cellphone. Hindi siya nag-reply. Siguro iba na naman ang kasama niya. Siguro busy na naman siya sa pag-EML. O umaga pa lang, ginamit mo na. Negative yung utak mo. O di may stress ka maghapon. E di pag-gising mo, o mag-meditate ka, Lord, thank you so much for another life. Lord, ngayong umaga nito, alam ko na pinagpala mo, kaya kiklaim ko na po. Ituro mo po sa akin, mga Panginoon, kung sino po yung mga taong pupuntahan, kung sino po yung mga taong gusto mong mag-bless at mag-Lord ka sa pamamagitan ng Health Wealth Green Party. Alam niyo, ituturo ni Lord yun sa inyo. Ano sa pag sincere yung panalangin mo kay Lord, binibigay niyo on the spot. Ang panalangin, ang response ni Lord, minsan digital na rin eh. Parang karma, di ba? Digital. Lahat kayo nananalangin. Yung pong may mga utang sa inyo, huwag niyo po silang kakalimutan isama sa panalangin. Panalangin niyo, Lord. So kung ipanalangin sa inyo yung meron po mga utang, kung ayaw pong magbayad, inyo nang kunin. Joke lang po. Ipanalangin natin sila. Kasi once, naging bahagi ka, o minsan na naging bahagi ka, ginamit ka ni Lord na maging blessings, doon sa tao yun na nananalangin. Ipanalangin mo. Diba? Kasi
malay mo, may na blessing sa kanya, naalala ka niya. Oh, blessing niyo. Kaya wag po natin silang, ano, wag natin silang aawayin, wag natin silang pagagalitan, no, wag natin silang i-curse, wag natin isusumpa. Yung iba kasi sa atin sinusumpa. Hayaan natin na si Lord ang magpala po sa inyo. Naku, parang si Ate Dory, parang sinusumpa yung mga utang sa kanya. Hayaan niyo po. Bakit? Kasi once, natulungan niyo po sila, naging blessing kayo ni Lord sa kanya. Hayaan na lang natin sila. Diba? Ito ngayon. According to World Health Organizations, pagkain stress aging is not the main reason kung bakit meron kang sakit, but they are factors to be considered kung bakit ka nagkakasakit. Now, for me, siguro nag-iisip kayo, kung hindi pagkain, hindi stress, hindi aging, hindi hitar, eh yan yung mga alam ko na pwede akong magkasakit. Pababawin lang po natin sa mga taong nakarinig na po dito sa office, siguro po yung pinupuntahan ko sa Laguna, sa Batangas, alam na po nila nito. Actually, marami nag-request sa kanila nun. Can you just imagine? Ito lamang po, pabababawin lang po natin bakit ka merong sakit ngayon, kapatid. Ito lang po ang dahilan kung bakit merong sakit. Meron kang maling ginawa sa katawan mo. Dati, hindi mo yan pinahalagahan. Inabuso mo yung katawan mo. Ang nangyari, humina, kinapitan ka ngayon ng iba't ibang klaseng sakit. Malinaw po ba? Now, ibigay po ako ng example sa inyo para po mas maintindihan po natin. Example, way back 2011, 2012, 2013, napakaganto ng kita, nakaranas ng andaming pera. Yeah. Bar hopping, kain kung saan, inom dito, puyat doon, yeah. kung saan-saan kumakain. Walang limit, walang disiplina. Pagdating po ng 2014, I was diagnosed with fatty liver and multiple kidney stones. Hindi po kaya yung sakit ko ay resulta ng mali kong mga nagawa dati sa buhay ko kaya meron akong sakit? Imagine, umiinom po ako ng green barley. Iba yun yung resulta ng kapabayaan ko sa sarili ko kung bakit ako nagkaroon ng fatty liver, kung bakit ako nagkaroon ng multiple kidney stones. Does it make sense? Dahil pinabayaan ko yung katawan ko? Nakuha ko ba natin? Ayan, nakuha niyo po. Pag ako may sakit, nakukuha niyo agad eh. Pero balik tayo sa inyo. Tatanungin ko po kayo. Gusto ko po lahat ha, amin po kayo, magtaas lang kayo ng kamay, okay na po. Kayo pong 168 na nanonood po ngayon, kung hindi ka man nanonood o nakikinig ka man lang, gusto ko tanungin, ano ang kalagayan ng katawan mo ngayon? Meron kang sakit? So 168, ilan lang yung nakita kong nagtaas ng kamay? So isa lang po ibig sabihin niya. Marami pa rin po talaga sa atin na hanggang ngayon, hindi kayang umamin. Hindi niyo po kayang umamin. Now, ito po yung ipinagkaloob po ni Lord sa atin, yung 3 steps toward healing. Number 1, sa Luke chapter 15, verse 11 to 24. Kung babasahin niyo po iyan, sabi niya, maaaring sabihin niyo sa akin, ano na po yung managbabasa ng Bible, Joms! Ito yung story ng the prodigal son. Yes, bakit yan naman yung number 1? Diba? Kasi po dyan yung po malalaman yung acceptance and admission. That is the first ever key para makamit mo yung healing na pinangako ni Lord sa'yo. Acceptance and admission. Hindi ba? Yung prodigal son, nagkamali siya, inamin niya sa tatay niya na nagkamali siya. Inamin niya at tinanggap niya walang ibang may kasalanan kundi siya. Ano ang ginawa ngayon tatay? Pinagtabuyan ba? Niyakap siya ng tatay niya at muli siyang pinagpala. Ngayon, tatanungin kita kapatid. Alam niyo po, yung mga doktor po, meron po kami kasihanan na ang taong sinungaling at hindi marunong umamin, kailanman hindi nagagaling. Meron pa akong kasunod yun, habang buhay. Ha? Grabe ka naman magsalita, Jones! Joke ba yun? Hindi ko ako nagjo-joke. Bakit po?
paano ka matutulungan ng doktor kung hanggang ngayon in denial ka, meron kang sakit. Nagpunta ka sa doktor, diagnose ka, nakita ngayon. Anong sabi? Meron kang cancer. Nung tinanong ka, anong sabi ng doktor? May cancer daw ako. O bakit may daw? Nakita na, meron kang cancer, bakit may daw? Bakit in denial ka? Nagpa-second opinion ka kasi, ano, para hindi. Hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Nagpa-second opinion ka, ganun pa din ang lumabas. Tinanong kita, ano ang second opinion? May cancer daw ako, sabi ng doktor. Bakit may daw pa din? Yun na nga eh. Ang problema, in denial ka pagka meron kang sakit, pag nalaman mong meron kang sakit. Ha? Bakit ako magkakaroon ng sakit? Umiinom naman ako ng ganito. Ganito ako, ganyan. Ang unang-una mong dapat gawin, tanggapin mo na meron kang sakit. Kasi, sinong doktor ang makatutulong sa'yo kung hindi mo aaminin, hindi mo tatanggapin na meron kang sakit? Halimbawa, inalok kita. Di ba may high blood ka? Alam mo yung green barley, okay sa high blood. Wala akong high blood, ba't ako iinom yan? Ang lakas-lakas ko kaya. O eh, di sige, ayaw kong aminin eh. Pero umiinom ka ng maintenance. Ano yung mga iniinom mong maintenance? Ito, prolol, propanolol, lahat ng nakakabulol, iniinom mo. Neoblock, calciblock, diba? Monoblock, aloblock, lahat ng block iniinom mo. Pero hindi mo inaamin sa sarili mo. Meron kang high blood. Eh, ano lang to, para lang hindi ako sumpungin. Nang alin? Nang high blood. O di may high blood ka? Yan yung problema po. Kaya minsan, kahit po kayo po mga dealer, alam ko, nararanasan nyo po ito. Hindi ba? Hindi, okay na ako. Okay na yung isang bote. Natikman ko, masarap. Hindi, pero okay naman na. Di ba? Paano kami ngayong mga dealers, paano ikaw makakatulong kung yung tao na gusto mong tulungan, hindi niya matanggap na siya ay merong sakit? Anong gamot ang pwede namin ipainom? O anong produkto ang makatutulong sa'yo na pwede mong inumin kung ayaw mo namang tanggapin na meron kang sakit? Kahit sino, walang makakatulong sa'yo, kapatid. Kaya nga po, ang tanong ako eh. Kasi gusto kong pwede tayong magtulungan. Kasi dapat ang relasyon, lalo na ang doktor at pasyente, open yan, open relationship, dapat walang tinatago. Bakit alam niyo po mga doktor, hindi kayo pwedeng magsinungaling sa doktor. Bakit hindi? Alam na alam po ng doktor kung kayo nagsisinungaling. Alam niyo po ang paraan kung paano niyo malalaman na nalaman ng doktor niyo na kayo nagsisinungaling. Pa, pagpunta niyo kay Doc, follow up, check up. Tinignan ngayon yung laboratory niyo. O, hindi mo ba kinaka, hindi ka ba nagano ng bisyo mo? Wala ka bang bisyo? Ay, Doc, wala po akong bisyo. Ah, okay. Hindi naman po makikipagtalo ang doktor sa inyo. Wala ka palang bisyo. Nadagdagan kita ng gamot kasi lumabas dito, kumain ka ng masyadong maraming matamis, tumaas yung blood sugar. Sino may nang niloko mo? Doktor? Yeah, kasi yung nakaraan, meron ako na ano, meron ako na balitaan. Ayan! Nagkaroon siya ng tumor sa ulo. Bakit? Kaka-ML. Ano mali ng ML sa pagkakaroon mo ng tumor sa ulo? Eh samantalang ang totoong dahilan kung bakit ka nagkaroon ng tumor sa ulo, puyat ka ng puyat. Sinisi mo pa yung ML. Ibaban ka nga sa Pilipinas. Oh. Diba? Sino po dito yung mga nag-ML? Well, ayan, huwag na po masyadong magpuyat. Kasi po, ang ML, nakakapagdulot ng tumor. Yung pagpupuyat po ha, pwede pong mag-cause yan. No? So kailangan matulog po tayo. And just imagine, ang dami natin sinisisi. One time. Nasa burol po ako. Meron po akong kaibigan na namatay po sa cancer sa breast. Meron po lumapit sa akin, sabi, Jobs, bakit? Hindi ba nag-aano ka yung nag-alternative medicine o yung meron ka mga herbal? Oo, ako mga. Kasi meron dito may sakit, stage 2 na yung kanyang breast cancer, baka matulungan. Sige. Di, habang nag-uusap kami, tinanong ko siya, kamusta? Anong nararamdaman? Meron daw siya nakapan, ano? Na dati pa daw yun.
meron siyang nakapangmalalim na bukol. O sabi ko, bakit hindi mo pinatingnan? Takot kasi ako sa doktor, tsaka wala kaming pera. O eh, ngayon, stage 2 na nung malaman niya. O paano yun? Paano mo nalaman stage 2 na? Nagpunta daw siya sa doktor. O ngayon, stage 2, may pera ka pa ba? Wala pa rin pera. Ang nakakalungkot na sabi ko, bakit ka nagkaroon ng ganyan? Alam niyo po, tinuro niya po. Sabi niya, namana ko po yun dun sa nakahiga. Ha? Namana niya dun sa nanay niya na namatay. Nalungkot ako sa mga, bakit? Kasi yung taong nakahimlay, namatay, hindi na nakaranas ng kagalingan, sinisi pa siya. Ilan po sa inyo? Di ba? O bakit ka may diabetes? Lahi namin to eh, sa mga ninunupa namin eh. Ako, naman ako to. Naman ako to doon sa tatay ko, sa malangit ako. Hindi ba ganun? Imagine niyo to. Lagi niyo pong sinasabi, may she rest in peace, naway, maging mapayapa na yung kanyang kaluluwa. Sa tingin nyo ba, payapa yung kaluluwa ng mga taong namatay na? Hanggang ngayon, sila ang sinisisi nyo dahil meron pa yung sakit. Hindi. Mahirap bang tanggapin o mahirap bang aminin na wala namang ibang dahilan kung bakit ka may sakit? Kung di, sino? Sabihin nyo, ako. Sabihin nyo nga. Hindi pwedeng tayo. Hindi barkada, hindi tropa-tropa. Ikaw. Ako, sarili natin, kung may kasalanan. Wala nga namang ako. Hindi ko namang kinala yung iba sa inyo, malayo. Diba? Imbis na ang gawin mo, nung nalaman mong may sakit ka, magdasal ka kay Lord, Lord. Ngayon pong nalaman ko na ako po ay may sakit, tinatanggap ko po itong sakit na ito. At wala pong ibang may kasalanan ito kung di po ako. Lord, sa pamamagitan ng iyong pagpapalat ng iyong kapangyarihan, alam ko, ipinangako mo ang kagalingan. Lord, ituro mo po sa akin ano yung tama akong gawin. Itinuturo naman ni Lord yan. Ang kailangan mo lang gawin, tanggapin at umamin ka. Now, uulitin ko po yung tanong. Ano ang kalagayan ng sakit mo ngayon, ng katawan mo ngayon? Ito ay merong... Yun, may sakit. Ayan. Marami nang umamin, pero yung iba hanggang ngayon ayaw pa rin umamin. Now, I want everybody to say this. Kahit po hindi ko marinig po yung mga boses nyo, sabihin nyo po finally. Yung iba mumunguya. Sabihin nyo po finally. Bakit ko po sinabing finally? Tandaan nyo po, sa lahat po ng umamin, August 18, 2020, yan po yung anniversary na inalis nyo po yung sarili nyo sa tanikala ng sumpa. Bakit? Kasi ngayong araw na ito, nawala na po yung harang, yung humaharang sa dasal nyo kay Lord. Ano yung harang na yon? Yung pride po, kapatid. Paano ibibigay ni Lord sa iyo ang biyaya at blessing ng kagalingan kung hanggang ngayon hindi ka pa umaangi? Kung hanggang ngayon hindi mo tinatanggap, kung hanggang ngayon meron kang sumbat, sama ng loob, puot, paninisi dyan sa puso mo. Hindi ka nagagaling, kapatid. Na-send ko na ba? Kung meron ka pa niya. Kaya ako, straight to the point ko. Malalaman mo sa akin kung gagaling ka o hindi. Kaya po yung iba sa inyo. Praise God. Gagaling pa pala ako. Yung iba naman sa inyo maaaring hindi na nga ako gagaling. O sino po yung unang nagsabing gagaling pala? Praise God, meron palang blessing, may healing yan. Tapos wala akong pera, ibabalik ko sa inyo. O sino naman po yung alam na kung sila ay gagaling pa o hindi na? Bakit ko po sinishare sa inyo to, kapatid? Ito na po kasi siguro yung purpose ko. It's not the money. Pero yung makatulong po kaming mga speaker sa inyo, makatulong po yung health well sa inyo na malaman nyo. Pwede po kayong matulungan ng mga produkto ng health well. Yun yung blessing. Now, ano po ngayon yung pangalawang key, yung pangalawang itituro po sa atin? Matatagpuan po natin sa Isaiah 43:18 verse 19, yung forgive and forget. Akala nyo kay Sharon Cuneta at Gabby Concepcion lang to, tama ba? Ako yung iba nakaka-relate, kung alam na natin ang mga edad. You have to forgive and forget.
Bakit? Ako ba nagsabi niya? Hindi. Sabi ni Lord, Isaiah 43:18 verse 18 to 19, sabi, forget the former things, do not dwell in the past, see, I'm doing a new things for you. Sa Tagalog, kalimutan ang nakaraan. Huwag mamuhay sa nakalipas. Hindi mo ba nakikita meron akong magandang ginagawa sa iyo? Ngayong kapatid, paano mo makikita yung magandang blessing na nasa harapan mo ngayon kung meron kang galit, kung meron kang sumbat, kung meron kang put dyan sa puso mo? Kung hanggang ngayon, sinisisi mo pa rin yung iba kung ano nangyari sa buhay mo. Paano ka ngayon makakapag-move-on kung patuloy kang nabubuhay sa nakaraan? Isa lang pong ibig sabihin ni Lord, girl, move on din pag may time. Kailangan mo nang mag-move on, kalimutan mo na yon. Let's say for example, ito yung mga ginawa mo dati kung bakit ka nagkasakit, huwag mo nang balikan yon, kalimutan mo na. Kailangan mo to move forward. Ano ba yung dapat kong gawin? Wala ka nang dapat sisihin. Kasi yung asawa ko, kumbasa ko nagkaroon ng cancer kasi na-stress ako eh. Usual tayo, naghahanap tayo ng sisisihin. Samantalang hindi naman natin dapat manisi ng iba. Ang kailangan lang natin gawin, yakapin kung ano yung sitwasyon mo ngayon. At isipin mo na si Lord may inihandang maganda para sa'yo. Kaso kapatid, ito ang problema. Nagdadasal ka everyday, Lord, eh sakit po ako. Tulungan niyo po ako. I-guide niyo po ako kung ano po yung makakatulong sa akin. Ngayon, narinig mo ngayon yung ano? Yung good news. Ano yung good news? Ang ganda ng green barley. Ang daming natulungan sa mga health concern nila. Tapos ikaw, narinig mo yun. Yan problema mo lang, high blood. O narinig mo yung kapitbahay mo. Huminto na sa pag-take ng maintenance niya kasi uminom ng green barley, natulungan. Naging maayos yung high blood pressure. Oh, yung kaibigan mo, paklase mo nung high school. Sinabi sa'yo, Mari, alam mo, di ba may diabetes ka? Ako din, di ba? Pareho tayo. Alam mo, simula nung uminom ako nito, alam mo, 3 months na akong hindi nag-maintenance, na-regulate na yung aking blood sugar. Usual tayo, nasa isip ka, bebentahan mo lang ako eh. Tapos nagdadasal ka, nabigyan ka ng solusyon ni Lord, eh nung binigay sa'yo, sinimangutan mo pa? O ba yan? O di ba naman, ako na lang ano, talungan ng green barley. Ikaw, bahala ka. Ganun po kasi tayo, ini-stop natin minsan yung ano, yung reply ni Lord sa atin. Ini-stop natin, binabaliwala natin. Anong sabi sa syrup? Di ba? Ibinigay ni Lord ang lahat ng healing herbs. Only the wise man, only the prudent man will notice it. Yung mga matatalino lang ang makakaalam noon. Ngayon, pinaalam ko na sa'yo. Isa ka ba sa mga prudent and wise men na yun? Wala na akong kausap. Uwi na ako. Okay na. Madali po ba ang magpatawad at kalimutan? Hindi po. Process naman po yun. Hindi ko naman sinabing meron ka nakaalitan. Patawarin mo agad hindi. On process. Ano yung process na yun? Humingi ka ng tulong kay Lord. Kasi alam mo kapatid, kung ang katawan mo ngayon, kung ang kalagayan ng katawan mo ngayon ay may sakit, tapos meron ka pang kinikimkim na galit dyan, hindi mo pa napatawad yung mga taong nagkasala sa'yo, naku, isa yan sa mga dahilan kung bakit hindi ka gumagaling. Bakit? Iniisip mo yung galit eh. Tumataas yung stress hormones mo. Hindi yun nakakatulong sa'yo. So kailangan mo nang i-let go yan. Kailangan mo nang mag-move on. Hindi po galing sa akin yung pag-move on. Di ba? Galing kay Lord, doon nasa Isaiah 43:18, you have to forget the past para makita mo yung magandang ginagawa ni Lord para sa iyo. Bigyan natin ng sample. Kung hindi ka ba nagkaroon ng broken-hearted noon, makikilala mo ba yung love of your life ngayon? Sige nga. O hindi ka ba inaway nung dati mong boyfriend? Yung makikilala mo ba yung asawa mo ngayon? Hindi, di ba? Sometimes, kailangan mo dumaan dito para makita mo yung maganda na nakalaan para sa iyo. Ang kailangan mo lang gawin, kalimutan mo yun. Huwag mo nang balikan.
pagka nag-hi sa'yo, bala ka, detext ba ka? So we have to move forward. And number three, ito po, nung pinasa ko po ito, I was so amazed. Yung matatagpuan po natin sa Revelation 22:2 at sa Ezekiel 47. Ano po ang sabi doon? Itininim ko sa kabilang parang ang mga punong kahoy upang ang mga dahon at bunga nito ang maging kagalingan ng ating sambayan. Amen. Kapag ka si Lord nangako sa atin, tinutupad niya. Ilan hindi tinutupad ni Lord ang pangako niya? Diba sa pamamagitan ng dahon at ng prutas o ng bunga ng punong kahoy na ito, magkakaroon ng kagalingan ng aking sambayan. Ang tanong, alam na alam mo kapatid, sinabi ko na sa iyo ngayon, yung pangako ni Lord na healing. Ha? Kung saan natin makukuha? Sa dahon at sa prutas. Tatanungin kita, saan ba gawa ang green barley? Hindi ba? Sa dahon ng damo ng barley. Ano ang inilagay ng ating kumpanya para maging malakas? Tropical fruits. Mga bungang kahoy. O kaya pala, hindi nakapagtataka. Kasi may pagpapala ni Lord yung health wealth green barley. Kaya po, napakadami po ang natulungan, ang kanilang mga health problem, at blessing po talaga ni Lord na talaga namang survive yung iba po talaga gumaling. Yun yung pagpapala ni Lord. Alam niyo po, isa po sa mga pinagmamalaki ko po, yung akin pong isang user, downline ko po, downline po ito ni Nikki, taga-Amono po ito, meron po siyang stage 4 cancer, terminal. Isa lang po ang tinanong ko sa kanya, commitment, kinuha ko yung commitment niya. Ate, kasi kapag may sakit ang isang tao, laban niya yan. Makikibaka lang tayo. Ang tanong, yung tao ba na yun, committed ba siya na lumaban? Lumaban, committed. Eh, sabi niya, Sir Jones, ano ang gagawin ko? Ito yung gawin mo? Ito yung mga gagawin mo? Ito yung madapat at hindi mo dapat gawin? Alam niyo po, sumunod lang naman po siya. After 4 months, praise God. Cancer free. How about Ate Amor Coleta? Di ba? Si Ate Amor, yung kanyang cervical cancer, talagang ginugugo na siya, ang dami niya nang nagastos. 14 bottles of Healthwell Green Barley, lumabas yung kanyang tumor. And find out until ngayon, cancer free. Ngayon kapatid, narinig mo na to, ang dami nang nagpatotoo. Actually, yung patotoo na yon, hindi naman sila ang nangungusap sa iyo eh. Kung nagdadasal ka si Lord na yung nagpaparinig nun sa'yo, kaya lang binabaliwala mo. Ah, kapatid, huwag mo nang baliwala eh. Now, dito po sa atin, kung makikita po natin, yung pong pinagkaloob ko po sa inyo, kung mapapansin nyo po, bakit nag-umpisa ako kay God? I know that with God, nothing is impossible. Walang imposible sa Diyos. Sa gamot, sa doktor, may imposible pa eh. Pero kay Lord, wala. Can you just imagine kapag ka po pumunta kayo sa ospital, lahat ng kakayanan ng doktor gagawin niyan. Lahat ng kanyang kaalaman, lahat ng pinag-aralan, ibubuhos. Pero kapag ka hindi na kaya, ano pong sinasabi ng mga doktor? Ipagpasa Diyos na lang natin. Dito po unahin natin si Lord. Kasi si Lord, walang imposible sa kanya. Tapos, pagsabayin natin, ay combine natin yung conventional at yung traditional medicine. Yung iba po kasi, ang nangyayari po kasi, no, hindi naman po kasi lahat po ng doktor pumapayag sa traditional medicine. So yung iba pa rin po talaga, hindi pinapatake yung iba. Pero alam nyo po, hindi naman dapat nag-aaway ang ano eh, ang conventional at traditional eh. Unang-una po kasi, kung pag-uumpisaan po natin yung kanina, yung hypertension, yung diabetes, arthritis, allergies, bukol, yan po ay hindi mga sakit, kundi yan yung resulta ng inyong sakit. While, no, yung pong conventional medicines, yung pong mga resulta ng sakit, na-address naman po nila, pero hindi po healing ang binibigay nun. Ano yung limang ina-address nila? Ano? Control, lunas, remedy, therapeutic, ano pa yung isa?
Okay, sa control, remedy, lunas, ang relief, therapeutic, but not yet healing. Pero kung ang gagawin natin, pupuntahan natin mismo yung pinagmulan kung ano yung sakit mo. Doon tayo ngayon tututok, aalisin natin, aalamin natin kung ano yung dahilan ng pagkakasakit mo. Sa tingin mo ba, yung high blood mo, matutulungan, masusolusyonan natin? Ako po, malakas ako humamon. High blood, 2 to 3 months. Ito gagawin mo. Kaya lang minsan, nakakalungkot. Kaya po minsan, yung mga gustong kumausap sa akin, pasensyahan nyo na po ha. Minsan po, hindi ako nagre-reply agad. Kasi unang-una, gusto ko makapakinig po muna kayo ng mga trainings natin. Malaman nyo po kung ano yung, kung gaano kaganda yung produkto ng health plan. Maka-attend ka ng health forum yung mga ganito. Para maintindihan mo, kasi hindi lang basta iinom ka, meron kang gagawin. Kasi ang nangyari, halimbawa sinabi ko, meron akong high blood, pinainom kita nito, ininom mo nang hindi tama, nang walang proper, hindi tama yung binigay kong information sa'yo. Pag inom mo, sumakit yung balikat mo, sumakit yung kasukasuan mo, sino sisisihin mo? Ako, wala lang kwenta yung green barley, sumakit lang yung ulo ko. Sino sisisihin mo? Hindi ba ako? Ngayon, kung ipapaliwanag ko sa iyo at bibigyan kita ng tamang impormasyon kung ano yung magagawa sa iyo ng mga produkto ng health wealth, sa tingin mo ba pagka naranasan mo yun, ang galing-galing naman talaga ni Justin. Bakit? Kasi ito yung sinabi niya eh. Makakaramdam daw ko ng medyo sasakit ng konti. Kukulo yung sikmura ko. Ito na yun. Nagte-take effect na. Ba? Ang galing-galing naman ni Maring Rosalina. Totoo pala yung sinabi niya na parang pag uminom ako ng green barley, makakaramdam ako na para akong dumi ng dumi. Tapos yung dumi ko medyo makaibang amoy, tsaka medyo mas dark yung color. Ang galing naman ng kumaring Rosalina ko. Hindi ba kapag sinabi mo sa kanya yung magiging effect sa kanya at nangyari yung sa kanya, ano ang magiging dating niya ngayon sa'yo? Di ba? Ang galing-galing mo, ang husay-husay mo. Kaya importante po, lahat po tayo dapat po umaatin tayo ng mga trainings. Huwag po kayong mamili ng speaker. Lahat po atinan natin kasi lahat po may mga ibinibigay po kami ng mga impormasyon sa inyo na magagamit nyo po araw-araw habang nag-share po kayo ng Green Party. Now, gusto ko pong magtanong din sa inyo. Gusto ko lang po kayong tanungin kung ano na po ang kalagayan ng inyong katawan ngayon. Kaya po ba ay merong... Okay. Yan po bang sakit nyo ngayon? Yan po ba ay namana ninyo sa inyong mga lolo at lola? Kung hindi nyo yan namana, yan po ay ipinagkaloob sa inyo ng nanay at tatay nyo. Hindi rin. Yan pa ay ibinahagi lamang ng kapitbahay ninyo sa inyo. Alam ko na, huli ko na yan. Nirigalo yan sa inyo ng asawa mo. Wow. Yung iba parang gusto mo mo, ha? Nako, stress lang po ang pwedeng regalo ng asawa. Now, kung gayon, kung hindi yan regalo, hindi binigay, hindi pinamana, hindi inihabili ng kahit sino man sa inyo, kanino nang galing yung sakit mo ngayon sa katawan? Huwag niyo po akong ituturo, ha? Wala po akong alam. So sa inyo po lahat ng umamin congratulations dahil kung hinihiling yung kagalingan kay Lord, ibinigay na po yan ngayong araw na ito. Palakpakan naman natin ng help, palakpakan natin si Lord. Lahat ito gawin natin para mag-glorify si Lord. Hindi naman kailangan ako mag-glorify. Hindi kailangan, ang galing-galing naman ni Jones, hindi. Kailangan i-glorify natin si Lord sa pamamag-share natin ng health of Green Party. Now, hypertension. Simulan natin sa hypertension. Jones, paano makatutulong yung mga produkto ng health world sa akin? Pero, alamin muna natin yung pinag-ugatan ng hypertension. Gusto niyo po ba malaman kung ano ang pinag-ugatan ng hypertension? Huwag po kayong mabibigla, ha? Kasi po, nung nakaraan, alam niyo po, kahapon, habang kinoconceptualize ko po itong PowerPoint, kasi mahirap sa PowerPoint, pero thank God, maraming salamat sa ating CS, talagang pinagtsagaan po na mapaganda po yung ating PowerPoint ngayon. Hypertension o high blood. Sino may high blood? May wala na, gumaling na. Okay. Now, yung pong mga meron pong hypertension, the usual po kasi umiinom po yan ng vasodilator o yung tinatawag nating vein opener. Yung pong meron mga maintenance, katulad ng mga propanolol, metoprolol, ano pa ba, new block, calci block, yan yun.
ano po ba ang ginagawa nito? Actually, ito naman po mga vasodilator, nagbibigay naman po ito ng kagalingan sa atin. Kaya lang, for the meantime. Gumagaling naman po tayo dito, kaya lang may oras. Diba? Ano po ba kasi ang nagiging problema kung bakit tayo nagkakaroon ng high blood? Una, yan. Ang dahil po sa ating mga ugat. Yun ang pinagmulan kung bakit ka mayroong high blood. Ngayon, yung mga ugat mo po kasi, dahil po wala kang disiplina sa pagkain at hindi tama ang mga kinakain mo, mahilig ka saan? Mahilig sa mga matataba daw. Aray ko naman yan. Mahilig kang kumain ng mga maraming kolesterol. Actually, kayang-kaya naman ng katawan natin na ano, natunawin yung mga kolesterol na yun. Kaya lang, meron kang maling ginagawa kaya nabubuo ulit sa katawan yun. Ano? Ano yung mali mong ginagawa kaya nabubuo yan? May kakayanan yung katawan natin na tunawin yan kasi may mga enzymes yung katawan natin eh. Kaya lang, ang ginagawa mo, pagkatapos mong kumain ng napakasarap na inihaw na liyem, tapos may isang sawang toyo, kalamansi, tapos merong tatlong siling labuyo, ang sarap-sarap. Nakataas pa yung paa mo habang kumakain ka ng nakakamay. Pagtapos mong kumain, iinom ka ng soft drinks na pagkalamig-lamig. Ano ngayon ang mangyayari doon sa mga taba? Sa mga kolesterol na kinain mo? Hindi ba? Mamumuo. O, yan ngayon yung nakabara sa mga ugat mo. Kaya ka ngayon may high blood. Kaya ang nangyayari, no, pagpunta mo ka kay doktor, Dok, high blood po ako eh. O, bakit? Anong nangyayari? So, iba blood pressure ka. Di ba? Papatingnan yung dugo mo. O, mataas ang kolesterol mo nanay, kaya kayo na high blood. O, so ngayon makikita, o, re-resetahan ka ngayon ng doktor. Anong re-reseta sa'yo? Maintenance. Okay. So, ano po ang gagawin itong vasodilator? Pagka uminom ka ngayon, yan, mangyayari, bubo ka ngayon siya. Bubo ka ngayon yung ugat mo. Kasi yun ang ano, yun ang trabaho ng vasodilator. Ngayon, kapag ka after 6 o 8 hours o 4 hours, mawawala yung bisa, pwede babalik ulit siya sa dati. Lilit ulit siya. Eh, inom ka ulit nung ano, nung yung maintenance, bubo ka ulit siya. O, mawawala yung bisa. O, liliit. Liliit ulit siya. O, 2 years na, high blood ka pa din. Same scenario, ganun pa rin ulit yung gagawin mo. Iinom, bubo ka, liliit, bubo ka, liliit. So ano nangyari sa'yo ngayon? 5 years na, high blood ka pa rin kapatid. Kapag ka umabot ng 10 years, bubo ka, liliit, bubo ka, liliit, bubo ka, liliit yan. Hindi na high blood ang tawag ko sa'yo, ang tawag ko na sa'yo, bubo ka. Diba? Bakit? Kasi 2 years pa lang, dapat tinanong muna sa doktor mo, Dok, bakit hindi nawawala yung high blood ko? Pwede naman po kayong magtanong sa doktor. Hindi naman kayo pagagalitan ni Dok, ano yan? Dok, bakit 2 years? Ay, wala kang pakialam. Bakit ba? Doktor ako, alam ko yan. Hindi. Tayo po kasi. Oh, eto. Hindi po tayo nagtatanong sa doktor. Pwede po kayong magtanong kayo. Dok, para saan po ba itong ano, itong iniinom ko? Para sa high blood mo yan? Mga ilang buwan po ba ako iinom nito? Pwede po kayong magtanong. Kaya lang po yung iba po sa inyo, hindi nagtatanong. Bakit? Takot kayo eh. Takot kayong mapagalitan. Now, ngayon, pag inom mo ngayon, no, lalo na po dito, sino po dito yung matagal na nakaranas po binom po ng maintenance drugs? Sino po? Tagal na. Gusto nyo po bang patuloy pa rin kayong uminom niyan? Ba? Gusto nyo patuloy, 10 years? Ba, may kakilala ako, half of his life, ang tagal niyang umiinom? Alam nyo po, sa tagal nyo po umiinom, even po the pharmaceutical company and pharmacist can attest to this. Sa tagal nyo na pong umiinom ng mga gamot na yan, naapektuhan na po yung ating puso dahil yung mga iniinom nyo po yan, maaari po makapagpahina ng inyong puso. So kaya pag humina ang puso mo ngayon, bibigyan ka ngayon ng another gamot. O meron pa nang iinomin gamot sa high blood, pero mga iinomin para yung puso mo hindi manghina. Kaso, yung gamot na yon na para sa puso, nakakapagpalapot ng dugo. Iinom pa ng high para sa high blood pressure, para yung puso mo maproteksyonan. Kaso, kahit lalapot yung dugo, bibigyan ka ngayon ni doktor ng ano, nabibigay sa'yo, blood thinner, ang palabnaw ng dugo. Mura lang naman yun, yung blood thinner, yun, aspirin or aspirin, hindi ba? Ako, bait-bait yung doktor ko, Sir Jones. Binigyan gamot, mura lang. Piso ang pinakamahal.
Ako, hindi mo alam kung bakit ganun kamura yan. Kasi po, alam niyo po, sa DOH po, yung mga gamot ko pinag-aaralan yung toxicity level niya. Kapag ka maraming masisira sa katawan mo yan, hindi mo yan pwedeng ibenta ng mahal. Kaya huwag po kayong magtaka kung kayo po ay nakakaranas ng ganito. Kapag ka po sunod na nagpa-check up kayo, hindi ba, high blood ka lang eh. Di ba dapat blood pressure lang? Ipapatingin ng creatinine yung SGP at SGOT yung bakit? Kasi titingnan po, kung nadadamage na po yung mga iniinom yung mga gamot, yung inyong colon, yung inyong kidney, yung inyong atay. Yan, dami mong iniinom mo, high blood ka lang. Para sa hypertension, para sa puso, para sa dugo, blood thinner, tapos para dun sa hindi maapektuhan yung inyong mga internal organs, apat na gamot. Hindi po ba? Masakit sa ulo? Masakit sa bulsa? Masakit sa ulo? O pag masakit ang ulo, bibili ka ngayon ng ano, another gamot para hindi mo sumakit ang ulo. O lima na ang iniinom mong gamot. Eh kung ngayon, solusyon na natin, ano ba ang dapat mong gawin? Para yan, hindi ka nang tumagal ng gamot. Para hindi na ganun katagal kang umiinom ng mga maintenance drugs. But, meron ulit pasubali ha. Doon po sa mga nagme-maintenance drugs, wag na wag po ninyong ipapahinto. Let's say, for example po, ano? Meron siyang maintenance drugs. Kasi hindi naman po pag inom agad ng healthy with green barley, mawawala agad yung high blood pressure. Hindi naman. Wag po nating ipapahinto. Yung iba po kasi ay nangyayari, wag ka na uminom na lang green barley. Eh hindi naman agad-agad patatanggal yung mga nakaparanayong. Wag natin silang pahihintuin kasi kailangan pa rin bumuka nung kanilang mga ugat. Makatutulong pa rin yung mga maintenance drugs nila para bumuka. Kasi hindi agad-agad matatanggal. May process. Hindi ba, Ma'am Jessie? May process yun. Huwag agad. Yung iba kasi pinapatanggal. Huwag ka na uminom niya. Masisira yung ibang organs po. Ito lang green barley. Eh, kailangan niya ano? Kailangan niya muna ng maintenance kasi nga high blood siya. O pag inom ngayon ng green barley, hinigh blood. Sino ngayon ang sisisihin? Hindi naman mahusay yung green barley. Lalo kung hinigh blood nung uminom ako niyan. Kaya po, payo ko po sa inyo, lalo na po kapag ka merong maintenance, huwag po natin ipapatanggal. Dahil po yung mga nireseta ng mga doktor ay makatutulong po pa rin sa kanila. Para po hindi madisgrasya, ha? Kasi kailangan pa rin po nila yun. Habang inaayos natin yung pinagmulan ng sakit, yung resulta ng sakit, kailangan pa rin pong ayusin yun. Kailangan pa rin pong maniwanag po ba? Ah, huwag po muna natin ipapatigil yun. Okay na. So ngayon, ano po ba ang mga kailangan ng mga taong meron pong hypertension? Para matulungan, para ma-address natin yung pinagmulan ng sakit. Ang health nut green barley po, mayaman sa chlorophyll. And bakit? Makakatulong ito. Kasi po, tutunawin ito yung mga triglyceride po sa ating bloodstream. Merong soluble fiber. Yan. Ba? Meron itong arginine. Merong biotin. Methionine. Magnesium. And family of vitamin, of B vitamins, yung vitamin B9, B6, B12, B3, and vitamin C and E. Ito pong mga vitamins and minerals and amino acid na ito are scientifically known na makapagpapababa po ng mga blood cholesterols and na meron pong taong may hypertension, makatutulong po, no? Para po yung mga nakabara sa ating ugat, matanggal po yun, mailabas. Ngayon, kapag ka nawala na po yung mga nakabara na yun sa ating mga ugat, ang tanong, high blood ka pa ba? Hindi ka na high. Pag nawala yun, ang tanong, ang tawag dun, gumaling. Kaya nga 2 to 3 months, high blood, kayang-kaya po yan. Kaya lang, dapat magkaroon ka ng commitment. Kailangan lang po natin commitment eh. Yung iba po kasi, di ba, siguro some of you nakaranas na, uminom lang ng 2 bote, gusto gumaling agad. Hello? 14 years kang merong goiter, gusto mo 2 bote, tapos na agad? Hindi. Kailangan mo dumaan sa proseso. Ito yung mga hindi natin naiintindihan. Kaya nga po ako, ini-invite ko po kayo, ini-encourage ko kayo. Halimbawa, meron din tayong health forum na katulad ng ganito. Yung pong mga user yun makukulit, panoorin nyo po sila para maintindihan nila, para malaman nila, ay, totoo pala. Kailangan nga pala talagang gawin ko yun sa sarili ko. Kasi alam nyo po, lahat naman po ng mga sumunod, hindi naman po nagmintis. Nakakatuwa kasi until daw mayroon pong mga tao na nag-message sa atin, may mga nagte-text po. Bisa hindi ko po kilala, nagugulat talaga ako, may tatawag. Pero alam niyo po dahil nga nandito tayo para po
makatulong. Siyempre, kahit hindi natin kakilala, kahit hindi natin kagrupo, tinutulungan po natin kasi yun yung purpose natin. Kailangan natin makatulong sa iba. Now, ano pa po ba? Ito pa yung mga makakatulong po sa meron pong hypertension o hyperpressure. Yung mga fatty acid oxidase, peroxidase, catalase, cytochrome oxidase, transhydrogenase. No? Ito po yung mga nagde-decompose po ng fat sa ating katawan. Nakagunod chlorophyll, soluble fiber, arginine. Ayan. So, sila po yung mga kailangan natin nutrients para po yung mga nakabara sa ugat natin, malinis po yun. At kapag kanalinis na po yun, ano mangyayari ngayon? Hindi ka nabuka. Ang tawag ko sa'yo, talino na. Ngayon, tumagal ba yung blood mo? Kailangan mo bang mag-maintenance ng mahabang panahon? Kung sana, noon ko pa nalaman yan. Sa tagal ng panahon mong umiinom ng maintenance drugs mo, baka po meron ka ng kotse. Ngayon, yun lang naman po yung mga kailangan mo eh. At makukuha po natin yan sa mga pagkain. And of course, syempre, kung araw-araw kang iinom ng Health Wealth Green Barley. Now, Jobs, pag uminom pa ako ng green barley, mawawala yung hypertension ko agad-agad. Hindi po, may proseso kayong pagdadaanan. At isa pa, wag na wag nyo pong kakainin yung mga bawal po sa inyo. Ako po, sa akin po, mga pinagbabawal ko lang naman po, pagdating po sa high blood, umiwas na po kayo sa kape. At kung kayo po ay may high blood, iwasan nyo na rin po yung mga chill drinks na lalamig na inumin. And of course, syempre, iwasan din po yung mga maaalat. Yan. Kasi nakakapagpalakot po ng dugo yung maaalat. Ano pa po? Yung mga processed meats, mga processed foods, iwasan nyo na po yun. Mantikilya, bawasan po natin. Ayan. And of course, syempre, yung mga acidic drinks, iwasan na po yun. Kung gusto nyo po, mawala yung high blood po. Yun po yung mga iiwasan po natin. Ano pa yan? Ang dami namang pinagbabawal ni Jones. Kasi po, pagka wala naman na po yung high blood ninyo, pwede naman po kayong bumalik doon eh. Pwede nyo po ulit kainin yun. Pero meron po akong warning sa inyo. Yun yung dahilan kung bakit kayo nagkaroon ng high blood. Babalikan nyo po po ba? Hindi na. So, kailangan na tayo mag-change ng lifestyle. Okay, next. Diabetes. Sino po ba merong diabetes? Ayan, sa mga may diabetes po, ang dahilan po kung bakit po magkakaroon kayo ng diabetes, dahil po yung ating pong pancreas ay hindi na po nakakapag-produce ng natural insulin. Kaya po yung mga sugar o yung mga glucose po, hindi na po na-absorb ng ating katawan at humahalo sa ating bloodstream, kaya tumataas yung ating blood sugar. Ngayon, kapag mataas ang blood sugar, ito po yung ilan po sa mga magiging effect po niyan. So pwede po magkaroon kayo ng diabetic retinopathy. Kasi nga, syempre, lumalapot yung dugo, nahihirapang umakyat sa pinaka-taas natin at dumaloy dun sa mga maliliit na ugat sa ating mata. Kaya yung iba po, di ba, nagkakaroon ng glaucoma, lumalabo yung mata. Ayan. Pwede po rin kayong magkaroon ng coronary heart disease pagka meron pa yung diabetes. Ayan. Diabetic nephropathy, yung parang merong mga kumakagat o yung tumutusok po ng maraming karayom sa inyong mga paha. Ayan. Pwede din po kayong magkaroon ng cerebrovascular disease, gingivitis, at saka yung polyneuropathy, ayan. So, yan po yung mga pwede pong mangyari kapag kamataas ang ating blood sugar. Now, hindi nakakapag-produce si pancreas ng natural insulin. So, ibig sabihin, may problema sa kanya. Ano ngayon ang dapat natin gawin? Para lumakas yung pancreas natin, i-provide natin yung nutrisyon na kailangan ni pancreas. Ano yung mga kailangan niya para makapag-produce ng natural insulin? Ayan. Kailangan niya ng green barley in tayo kasi meron itong arginine. Ayun. So yung arginine, itong amino acid na ito, is used to release insulin from the pancreas and help glucose uptake in our muscle. O kailangan din ng chromium. Kasi yung chromium, sige po, pwede nyo pong picturean. Yung chromium po kasi, ito po yung magiging travel guide. Siya po yung magtuturo, o ito yung pupuntahan mo ngayong cell, sugar, dyan ka pumunta. And of course, syempre, yung vanadium, siya naman yung susi na magbubukas ng cell para ma-absorb ng cell natin yung mga sugar. Kaya huwag po kayong magtataka kung meron pong mga kayong makakilalang may mga diabetes, natutulungan po talaga ng ating produkto. Napakadami na po yan. Ano pa po mga kailangan ng mga taong merong diabetes? Ayun lang pala. So, yun yung ilan po sa mga kailangan, no? Okay na. Yung po merong mga arthritis, sino po dito mayroong mga arthritis?
Yung malalaman po natin yung kapag umupo, ayan. Pagka umupo mabilis, pero pag tumayo, aray, 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 ayan. Yung mga arthritis na yan. Ayan. Simple lamang naman po ang arthritis. Ang kailangan lang po ng arthritis natin ay kailangan lang po natin malinis yung ating liver. Ha? Kasi yun yung dahilan kung bakit kami yung arthritis. Bakit? Kasi po yung liver po natin, yung liver natin, pag malakas yan, yan yung nagpo-produce ng amino acid. Kaya lang kapag ka-weak yung liver mo, marumi, mahina, ang napoproduce niya, uric acid. Uric acid ang napoproduce ni liver mo. So ngayon, uric acid ngayon, yung ipapadala niya dyan sa mga kasukasuhan mo. Ang tendency, magiging masakit ngayon. So ang gawin natin, linisin natin yung ating liver. Kapag ka nalinis natin yung liver natin, makakapag-produce siya ng amino acid na kailangan ng ating mga kasukasuhan. And of course, syempre, ito ang maganda, yung produkto natin highly alkaline. Ayan, no? Kailangan po ng taong merong mataas na uric acid o arthritis, dapat alkaline po yung iniinom. So, rich in vitamin B, specifically yung folic acid na nagdi-dissolve po ng uric crystal, uric acid crystal doon sa ating mga kasukasuhan. Kaya po, matatanggal po yan. And in addition, yung folic acid po kasi, it inhibits the body's production of a certain enzymes responsible for uric productions, no? Kailangan din natin ng vitamin A, vitamin B1, B6, B12, magnesium, potassium, selenium, zinc, and fiber. Na lahat po yun, di ba? Makikita at makukuha po natin sa pag-inom po ng mga product po ng Health Wealth Green Barley. Di po ba? Okay, now. So, kapag ka malinis ngayon, si liver mo, so makakapag-produce siya ngayon ng amino acid. So ngayon kapag ka nakapag-produce ng amino acid, if nabigay na yung amino acid na kailangan ng ating mga kasukasuhan, so mawawala na ngayon si arthritis. Diba? Masusolusyon na. So hindi ka na may iniinom ng mga kailangan mo, yung mga pain reliever. Hindi ka na magsasayaw. Hindi ka na iniinom ng naproxen. Hindi ka na iniinom ng Planax. Diba? Kasi may mga side effect yun eh. So, kailangan lang po talaga proper nutrition para mawala po itong mga ito. Yung mga sakit ito, ma-address po yan. Now, so, green barley, meron po itong high amount of vitamin C, which is 548 milligrams per 100 grams, plus the four important amino acid like proline, lysine, arginine, glycine, na kailangan po para po sa proper formation or production ng pro-collagen to produce type 1 and type 2 collagen na kailangan po in rebuilding damaged cartilage and tendons in joints. Can you just imagine? Yun po yung magiging benefits po natin. And aside from that, yung lysine, yeah, increases the production of pro-collagen, which helps in rebuilding new bones. Proline, yeah, para maging healthy yung mga joints and ligaments natin. And meron itong organic sodium that dissolves calcium deposits in our joints. Ayan. And also, chlorophyll, nalilinisin yung ating liver. So, pag malinis yung liver, mawawala na po si arthritis, mawawala na si gout, mawawala na si rheumatism. Ayan. So, ano ang mga bawal? So, yung mga pagkain matataas po sa uric acid katulad ng white sugar. Ayan. So, white sugar, iwasan po natin yung white sugar kasi mataas po sa uric acid yun. Okay, anong pwede? Kung wala pong ingat tayo sa white sugar, so subok po tayo ng segunda. Diba? Meron namang segunda. Kung walang segunda, tercera. Kung walang segunda, wala yung kwarta. Yung iba po talaga yung brown sugar. Ayan. And of course, syempre, iwas din po tayo sa mga red meat. Ayan. Yung mga red meats po, iwasan na po yan. Kasi matataas po yan sila sa mga uric acid. Sa mga processed foods, ayan, yung mga laman loob, mga iyaw-iyaw, na yan, iwasan po natin. Para po, ayan, hindi na po kayo paulit-ulit po. Kasi ang nangyayari po kasi sa atin, pagka matigas ang ulo, sigiripit, paulit-ulit lang po tayo ng paulit-ulit, hindi po yan mawawala sa ating katawan. Okay? Now, how about allergies? Ayan. Pagka po meron tayong allergy, isa lang po ibig sabihin nito, mahina po yung ating baga. Ayan. So, ano ang kailangan natin para palakasin ang baga? No, para po palakasin ng baga, anong gagawin natin? Papaypayan para lumakas yung baga.
Okay. So kailangan lang naman po natin vitamin C. Oh. Diba? Ang green barley, 7 times the vitamin C than oranges. Hindi ba? Si Jesse, ang kit-kit naman ni Jesse. Kanina ko pa siya nakikita. Parang Jesse, parang nasa pharmacy ka. Nasa pharmacy ba si Jesse? So, invited ito. Nasa pharmacy ngayon. Buti meron na nakikinig na pharmacist ngayon. So, siguro makakapagpatunay siya nito na yung sinasabi po natin is talagang meron pong katotohanan. Okay, so ito po yung mga kailangan po ng ating baga. Kailangan natin siyang palakasin. Yung vitamin C, ayan, no? Kailangan din po nito ng mga important enzymes like minerals, amino acids, phytochemicals, phytonutrients, chlorophyll plus vitamins na kailangan para po makorek yung physiological body disorder po. At kailangan din po nito para po may stimulate yung production of procollagen type 1 which makes the skin smoother and supple. So kung kayo po ay mayroong mga allergies, ang napakaganda po dito, i-correct po yung mga disorder po sa ating katawan. And of course, vitamin C and arginine also stimulate the production of white blood cells in the bone marrow and the TNB cells which fight against bacteria and viral infections. So ang tanong, pwedeng-pwede po bang uminom ng Health Well Green Barley yung mga kakilala nyo po tinamaan ng COVID? Yes, pwede-pwede po. Napakadami na po natin. Meron na po tayong mga testimonies po na natulungan po ng ating produktong Green Barley yung mga tinamaan po na meron tayong mga kakilalang tinamaan po ng COVID. Okay, so ano ang mga bawal po sa mga may allergy? No, bawal po sa mga may allergy yung mga prutas. Yung iba, mga nanlaki ng mata. Prutas na meron pong dagta. Yun po yung mga bawal sa kanila. Ano po yung mga prutas na may dagta? Lansones. Kainito. Santol. Ano pa? Ano pa ba yung may mga dagta? Tawag dun yung guyabano. Basta po meron po mga dagta, bawal po yun. Ano ang mga pwede po sa inyo? Strawberry. Blueberry, yan yung mga ano, cherry, yan, yan yung mga bagay po sa inyo, yan yung mga pwedeng kainin. Ang mamahal daw, ang mamahal naman ang pwedeng kainin ng mga merong allergies, o di sige, palitan natin, aratilis, yan, pwedeng kainin. Basta wala pong dagta, pwede po sa inyo. Ngayon, ang tanong, sabi Jobs, yung saging, meron po bang dagta? Meron po bang dagta ang saging? Merong dagta ang saging, nasa balat. O, huwag pong kakainin yung balat, yung laman lang ng saging, ha? Ayan. And of course, syempre, iwas din po tayo sa mga bagay na nakakapagpahina po ng ating baga. Of course, syempre, iwas din po tayo sa mga malalansa. Ayan. Now, yung pong mga bukol o yung may mga cancers, yan. So, alam nyo po, marami po tayong mga testimonies, maraming mga taong tulungan ng Health Well Green Barley na talaga namang na-address po, no? So, ano po ba yung mga kailangan, lalong-lalo na po nung mayroong mga cancers? Ito po yung mga nutrition na mga kailangan po ng mga tao may cancers, no? Alam niyo po ang ating pong green barley, very good po ito sa mayroong pong myoma due to the presence of enzymes, ASOD, peroxidase, fatty acid oxidase, cytochrome oxidase, and transhydrogenase po yun. Kasi ito po, dinidecompose po nila yung mga myoma para po ma-prevent po yung paglaki. Okay na? So, and it also controls the imbalance of progesterone and estrogen ratio that is released from the pituitary glands that stimulates the growth of myoma. Now, ano po ba ang totoong pinagmulan ng mga bukol-bukol na yan? Lalo na po sa mga kababaihan. Mga kababaihan, listen up! Ang root cause kung bakit kayo mayroong mga bukol sa inyong katawan ay dahil meron kayong hormonal imbalance. Yan, di ba, no? Nakokontrol yung imbalance yung pagpaproduce ng progesterone at estrogen. Yun yung dahilan na meron kayo kung bakit kayo tutubuan ng iba't ibang klase ng bukol dahil meron kayong hormonal imbalance. Ngayon, paano ba malalaman na mayroon kayong hormonal imbalance at para po makatulong sa inyo? Unang-una, para po malaman na kayo ay mayroong hormonal imbalance kung kayo po ay mayroong irregular menstruations. Yan. Ano po ba ang regular na menstruation? Ang regular menstruations is 5 days. Mama? Ala? Ano? Kung tatlong araw lang.
Oh, irregular po yun. Pagka po irregular po ang inyong menstruation, magpa-check up po tayo, ha? Itanong po natin sa mga mabigay nito ano po yung dapat natin gawin para po maging regular. But, alam niyo po, sabay niyo din po ng pag-inom po ng akin pong mga produkto. Makakatulong po ito because of the P41 na ayusin po yung ating DNA ng reproductive system po natin. Now, sa mga nanay naman po, na nagkaroon na po ng anak, meron na pong anak, ito po ang tanong po sa inyo. Kayo po ba ay nagpapa-pap smear simula nung nagkaanak kayo every year? Mga babae lang po, ah, hindi po lalaki, ha? Nagpapa-pap smear po ba? Ah, hindi. Ayan. Naku, huwag po kayo magtataka. Kung di kayo nagpapa-pap smear tapos kayo po ay anang-anak na, kung magkaroon kayo ng hormonal imbalance. Kasi dapat, ang mga kababaihan, lalo kapag ka nanganak na, yearly, dapat nagpapa-pop smear. Ako, Jones, eh. Masakit-sakit naman kasi. May lumabas ng bata, hindi ka nasaktan. Eh, ang mahal-mahal naman kasi, Jones, sayang yung pera. Nako, kapag ka nagkaroon pa ng bukol, mas mahal ang gagastusin mo. So, kailangan ngayon pa lang, no, sa mga hindi pa po nagpapa-pop smear, magpatingin po kayo kasi importante alagaan niyo po yung katawan niyo, ha? Kasi para po malaman at makatulong po ang mga doktor para po ma-address yung inyong hormonal imbalance. Okay po ba yun? Okay, marami akong friend na doktor eh kasi hindi ko inaaway yung mga doktor kaya huwag niyong ahaway. So na, meron itong superoxide dismutase kaya good po ang ating produkto sa mga may cancer dahil ang function po ng superoxide dismutase is i-re-repair yung ating body's DNA para po ma-prevent yung cancer cell from developing. So, pag umiinom ka ng Health Blood Green Barley, may mga cancer cell naman po tayo. So, hindi na sila dadami, mapeprevent na yung kanilang pagdami. And, meron itong P41. Meron itong potassium at highly alkaline po yung ating green barley at mataas ang oracules. Meron itong RG9. Ayan po. So, yan yung mga makakatulong po sa atin. So, now, nalaman na po natin, ano yung mga bawal sa may mga cancer? Okay. Ito yung mga bawal sa may mga cancer sa may mga bukol. Bawal sa inyo ang mga malalansang pagkain. Katulad ng ano? Bagoong isda. Bagoong alamang. Bawal sa inyo ang alimango. Alimasa. Ano pa yung isa nun? Talangka. Hipon. Lahat po ng malalansa, bawal po sa inyo. Bawal sa inyo yung dairy products, bawal po sa inyo yung mga matatamis, ayan. Bawal po yung red meat, na? Ako si Jones naman, ang daming pinagbabawal. Paano yan? Paano pa kaming kakain? Mamamatay kami sa gutom, hindi sa sakit. Pero yun po kasi yung kailangan natin gawin talaga. O, pagka may cancers, ano, dapat 80% ang kinakain natin is more on veggies and fruits. Ayan. Eh, kung ayaw mong gumaling, kung ayaw mong makatulong kami sa'yo, huwag mong sundin. Madali lang naman yung ganun na kasimple, pero kung gusto mo pa na may pagkaloob mo yung magandang kinabukasan sa mga mahal mo sa buhay, wala namang mawawala kung susundin mo kami. Araw-araw inom ng Health Wealth Green Barley. Na, gusto ko pong makita nyo, ang nakikita nyo po ay isa pong puno, tama? Isa pong puno. At yung pong puno na yan ay nagkakaroon po ng mga bunga. Kung mataas yung puno, ang kailangan natin gawin, susungkitin natin yan. Susungkitin natin para makuha natin yung mga bunga. Now, ito po bang punong ito ay pwede pa po bang mamunga pagkatapos natin punin yung mga bunga nito? Hindi, di ba? Mamumunga ulit yan. Bakit siya mamumunga ulit? Dahil meron pang ugat. So, ladies and gentlemen, ito pong puno na ito, it represents your body. At yung pong panungkit, ito po yung nagsisilbi po, yung iniinom po natin ng mga maintenance drugs o yung mga ginagawa po ng medical para po sa atin. Now, kagaya po nung blood ka, yung vasodilator, kung meron kang diabetes, nag-i-insulin ka, umiinom ka ng pambababa ng tawag doon, ng blood sugar, kung meron kang arthritis, pain reliever, kung may allergy ka, antihistamine, kung may cancer, kailangan ng chemotherapy. Now, bakit po kaya kahit umiinom ka naman ng mga gamot na reseta ng doktor mo, bakit bumabalik pa din yung sakit mo? Diba kaya tayo uminom ng gamot para umalim?
Diba, even in cancer, na-chemo ka na, na-operahan ka na. Pero bakit meron tayong tinatawag na, na recurrence at remission? Kung opera o chemotherapy ang sagot para bumaling ka. Kung antihistamine, reliever, kung insulin o vasodilator. But itong mga ito, nakakatulong po ito. Kaya lang, bumabalik po yung sakit, di ba? Bakit bumabalik yung sakit? Unang-una, ang isang dahilan kung bakit bumabalik yung mga sakit at bakit namumunga pa uli dahil merong... Jeff, let's go back. Dahil nandyan pa yung ugat. Nandyan pa yung pinagmula ng sakit. Ngayon, alisin natin yung ugat. Ano mangyayari sa puno? Mamamatay yung puno, di ba? Ano mangyayari sa pasyente? Kasi sabi niyo mamamatay din. Haba-haba ng seminar, patay din pala. Hindi. Pag natanggal yung pinagugatan ng sakit, mangyayari sa pasyente, hindi na babalik yung sakit. Ang tawag sa kanya, well-being. Gagaling po siya. Makakaranas siya ng kagalingan. Dahil sinumulan natin ayusin yung pinagmulan mismo ng sakit. Now, alam mo na ngayon kung ano yung pinagmulan, kung bakit kami high blood, kung bakit pero kang diabetes, ano na lang ang tamang dapat mong gawin? Kailangan mong dumaan sa proseso. Kailangan mong dumaan dun sa limang bagay na ituturo ko po sa inyo. Alam niyo po, excuse me, itong lima na ito, bihira ko po itong ituro, pero kailangan ko pong sabihin ito sa inyo. Ito po yung ating five ways to healing. Kasi merong healing talaga. Number one, kailangan po, ang isang tao may sakit ay dumaan po sa proseso. Ano yung unang proseso? Unang proseso, kailangan ng cleansing and detoxification. Kailangan maglinis ng katawan. Yung mga tao nakakaranas ng mga malulubang sakit, ibig sabihin, napakaraming toxins sa katawan nila. Now, with the help of the Health World International Corporation's products na nag-detox po ng ating katawan, malilinis po yung ating katawan. Now, after pong linisin yung ating katawan, after linisin po yung ating selula, yung ating sistema, yung ating organs, kailangan po na magbigay tayo ng nutrition. Kailangan ng nutrient assimilation. Ano ang maibibigay po ng HealthWell? Mga produkto, complete nutrition. Tama po ba? So, maibibigay mo ngayon yung kailangan ng sistema mo, yung kailangan nutrition. At kapag ka naibigay mo yung nutrition na kailangan ng sistema mo, doon po papasok na magse-cell repair na po yan. At habang nagse-cell repair po yung katawan natin, habang nag-aayos yung katawan natin, kailangan po ng protection. At yung protection na yun, yun yung antioxidant na meron sa green barley para proteksyonan yung cell natin habang re-repair po ito. At kapag nag-repair po yan, kapag na-proteksyonan natin, magkakaroon po ng cell regeneration. Kapag ka maganda yung cell, magpo-produce ito ng magandang cell. Magpo-produce siya ng magandang cell. Kapag ka magandang cell ang napoproduce natin, magkakaroon tayo ng magandang tissue. Kapag ka maganda yung tissue natin, malusog yung tissue na napoproduce, magiging malusog yung organs natin, at kapag ka malusog yung organs natin, malusog po ba yung katawan natin? Yun ang tawag po doon, well-being. Malusog yung katawan natin. So ito kasi yung hindi naiintindihan ng iba na kailangan yung pagdaanan ng proseso. Yung iba kasi gusto pagka uminom, okay na ako, hindi pwede. Dapat may proseso kang pagdadaanan. Now, second is disiplina. Ayan. So kailangan magkaroon ng disiplina. Ano yung unang-unang disiplina? Number one, dapat makakainom po tayo ng 8 to 10 glasses of water every day. Hindi po kasama ang soft drinks. Hindi kasama ang sabaw. Dapat po tubig. Nagagawa po ba? Eh? Kailangan po, everyday pagising po sa umaga, yung inhale, exhale, exercise po. Para po lumakas yung ating baga at yung ating puso. Nagagawa po ba? Eh, nagagawa. Ngayon, pagka po kayo gagawa ng exercise na ito, mas maganda po na harap kayo sa puno o sa maraming halaman. Eh? Huwag nyo po ito gagawin sa banyo. Huwag sa banyo. Oh my God, iba yung amoy. Iba ang may inhale nyo. So, mas maganda ito sa may mga puno, sa may mga halaman, para po yung nilalabas pong fresh oxygen ng halaman o ng puno, may inhale nyo. Okay? So, nagagawa po ba? Pwede po ito every morning. No? May anong halaman, gawin mo yan. Next ay yung
magpainit po tayo. Ayan. Yung iba po kasi hindi na nagagawang magpasika. Ayan. Magpainit po tayo at least 10 to 15 minutes, kahit 3 times a week po. Ayan. Mula 6 a.m. hanggang 8 a.m. Hindi na po nagagawa ng mga anak natin yun ngayon. Samantalang noon, di ba tayo? Pagkagising agad. Naku, takbo na agad sa laruan. Kaya pinagpapawisan po tayo. Naiinitan tayo. Kaya ang lalakas ng mga respesya ng mga bata ngayon. Noon. Eh ngayon, ang bata, 6 a.m. Alas 12 na, tulog pa, di ba, naka-aircon pa, di ba, o gumingiti yung iba nating mga magulang kasi yan, ganyan yung po dinidisiplina yung mga anak nyo. Kung tayo po, gawin natin yun, no? Magpasikat po tayo everyday para po lumakas po yung ating baga, karoon tayo ng natural vitamin D. Next is, kailangan po mag-exercise, magpapas po tayo araw-araw, ha? Mag-exercise po. Kung sa bahay, hindi mo mag-exercise. Hindi mo naman kailangan pumunta sa gym. Nakakapag-exercise pa po ba tayo? Yeah, dapat mag-exercise po tayo, ha? Iba, hindi na nag-exercise eh. Yung iba kasi po sa atin, sa kabilang kanto lang, naku, mainit. Nagubluta tayo, naku. Kailangan, naku, magta-tricycle. Pwede namang lakarin. Diba? Yung iba sa atin. Yung mga nanay nga natin noon, di ba? Ilang kilometro ang nilalakad, baka punta lang sa eskwela, kaya tingnan mo, mas patagal yung buhay nila. Kasi nagkakaroon sila ng exercise. Yung katawan nila na gumagana. Yeah? Kaya yung mga anak natin, ayan, yung dito sa anak ni Joanne, yan, na nakikinig ngayon, ha? O, mag-exercise anak, ha? Magpapainit sa umaga, ha? Okay. And of course, syempre, importante, magkaroon po tayo ng 8 hours sleep. So magkakaroon po tayo ng sleep, ha? So meron binibigay yung tamang oras ng pagtulog kasi importante na tutulog po kayo sa gabi dahil sa gabi po nagpa-process, nagtatrabaho pa rin po yung katawan natin kasi yun yung panahon na nagde-detox at nagre-repair yung katawan natin. Lalo kapag katulog tayo, so importante natutulog po tayo sa gabi, ha? Huwag na po muna magpupuyat kakang ML. Kasi kapag ka nagpupuyat, maaaring tubuan ang tumor sa utak. Okay. Next! Number 3 ay tamang pagsunod. Ako po, marami pong tatamaan dito. Pagdating po sa tamang pagsunod, lalo na po, no? Lalo na po, napakadami pong tatamaan. Una, hindi po ba, minsan, tayo po ay humihingi ng blessing kay Lord na i-guide tayo. Binibigyan naman tayo ni Lord agad ng ano eh, ng sagot, no? Bibigyan tayo ng guide. Sino? Sino magbibigay ng guide? Si doktor. Kasi totoo namang nagbibigay si doktor ng guide. And then sila din yung mapinagpala na magkaroon ng karanasan at makapag-aral po ng human anatomy kung ano yung nangyayari sa katawan natin. Kaya po, pwede silang magbigay, nakakapagbigay sila ng guide. Ano po yung guide na binibigay nila? Ang tawag doon, anong binibigay ni doktor? Hindi po gamot. Binibigay ni doktor ay reseta. Ayun. Reseta po binibigay ni doktor ay hindi po ano, hindi po gamot. So, yun yung guide na susundin natin. Ngayon, kaya lang, pagka mo kay doktor, Dok, o nay, bakit anong nangyari? Dok, ako po eh, ganitong nararamdaman. Okay, sige po nanay. O ngayon, binigyan ka ng reseta. Nanay, inumin niyo po itong gamot for 14 days. Anong isasagot niyo kay doktor? Lahat sinasagot, yes, Dok. Okay, paglabas, pag-alis, dala-dala ngayon yung reseta, pupunta sa butika, pag ay, patingin niya ako nito. Ha! Oh! Mahal naman yung gamot na yan. Nako! Bigyan mo ako. Bigyan mo ako ng gamot na yan. For 7 days lang. Just imagine. Bakit? Pagka ba sinabi ni doktor na for 14 days, may kita ba si doktor? Ano yung paglabas po? Tingnan mo ko sa bibili yun. Doon yata sa butika wala tayong komisyon. Hindi. Okay po. Pag upo mo palang, bayad na si doktor. Okay. Kaso ikaw, ang nasa isip mo, kaya nagkakakitaan ka ng doktor. 7 days lang. Yung gamot na binili mo, iinumin mo naman yan eh. Magta-take effect yan. Dahil hindi mo nga tinapos yung medication, ang ginawa mo, kiniliti mo lang yung bacteria o yung virus na nandiyan sa ano mo, sa katawan mo. Mangyayari, kapag ka bumalik yan, mas malakas ngayon. At pag bumalik yan, pwede mong ikamatay ng kapatid. Dahil sa mali mong pagsunod. Pag sinabi po ni doktor na 14 days, 14 days mong iinumin yun. Sumunod ka sa doktor.
Kasi alam ni Doc na kaya ka dapat uminom for 14 days kasi para makita nila kung talagang nag-take effect sa'yo fully yung nireseta nilang gamot. Kaya lang ano, 7 days na lang. Kasi tiyak, kapag ka nakaranas ka na ng kagitahan, 5 days pa lang, sigurado ako hindi mo na itutuloy yan. Hindi mo na bibilihin yung another 7 days. Bakit? Okay ka na. Galing ka na. Yun yung nagiging problema po minsan ng karaniwan mga doktor. Pag sinabing 14 days, 14 days. Tapos pagka sinabi ko, after 14 days, balik ka, follow-up, check-up, titingnan natin kung anong naging magandang resulta. Kaso, ikaw, okay naman ako. Huwag nang bumalik doon. Kaso bumalik, mas malala. Pagdating doon sa doktor, Dok, ano nangyari? Ba't parang lumala ako nung inom ako ng gamot? Sisisin mo pa yung doktor. Samantalang ikaw may kasalanan, hindi mo sinunod. Nagtamang pagsunod. Another is ano pa? Sinabihan pa ni Doc na ito yung mga food to avoid. Ano ang sagot? Let's go. Pero kapag nakita mo na, anong isasagot mo? Irarason mo? Wala naman si Doc, konti lang naman. Titikim lang naman ako. Isa pa sa mga naririnig kong dahilan. Ha? Mamamatay na rin lang naman. Kainin na ang babawal. Lahat ng masarap. At isa sa pinaka naiinis akong dahilan, no? Pwede kong kumain yan. May gamot naman. May green barley naman. Ano ang ginawa mo sa katawan? Nakaka-relate po ba? Pinatamaan po ba? Hindi ba yan yung mga nirarason ninyo? Pag sinabi pong bawal, bawal muna. Kasi nagti-treatment nga po, nagme-medication. Pag natapos yung medication, pwede ka naman yung kumain yan. Kailangan mo lang sumunod doon sa pinapayo sa iyo. Tapos pagka hindi ka gumaling, ito yung masakit eh. Imagine mo yung doktor nagpakadalubahasa, 10 taong kong nag-aaral, ang 4 years nag-specialization, nag-intern, sasabihin mo, anak, malita yung doktor, mahina yung doktor na yan. Hindi magaling yung doktor na yan. Eh samantalang hindi mo naman sinusunod. O let's say for example, nanay, gawin po natin ha, yung isang bote po ng health and barley, sige inom po muna kayo bilang pagsisimula para po makatulog, 3 takip sa umaga, 3 takip sa gabi. Ngayon, kinuwenta mo ito. Ako, kung 3 takip, 2 araw lang ito, 275, ang mahal-mahal. Okay, hindi naman siguro mahalata kung 1 takip lang ang iinumin. Diba? Kasi anong nasa isip mo ito? Samantalang kapag ka malusog ka, mas marami kang magiging kita. Tandaan mo po, yung katawan mo, kayang-kayang kumita niya ng bilyon kung aalagaan mo yan. Pero yung katawan mo, kayang-kaya ding maningil niya ng milyon. Kahit wala kang milyon, tandaan niyo po yan. Kaya alagaan niyo po yung katawan natin. Now, yung right obedience, tamang pagsunod, importante po yun. Kailangan tama yung pagsunod natin. Kaya minsan po, no, even as po sila Ma'am Jo, minsan hindi nagpapatingin po sa atin, no. Minsan humihingi po kami ng mga medical abstract, yung mga impression, para makita po natin kung ano po yung ibibigay natin, dosage, kung ano yung ipapayo natin. Napaka-importante po kasi, lalo na po talaga sa mga sakit, hindi po pwedeng magkamali. Hindi po pwedeng hula-hulaan. Hindi pwedeng parang masama yung pakiramdam ko o uminom ka ng parang gamot. Yeah. So hindi po pwedeng ganun kasi tandaan niyo po, buhay po ang nakasalalay dito. Buhay po yung nililigtas natin. Kaya hindi po tayo pwedeng magkamali ng kahit point. Ha? Okay, now, next is kailangan po ng pagbabago. Ladies and gentlemen, alam ko po na lahat po kayo dumaan po sa doktor. Lahat naman tayo dumaan sa doktor. Hindi po ba may sakit kayo? Ha? Ta-thumbs up lang po kayo sa bawat question ko, ha? Hindi ba nung may sakit kayo, pumunta kayo kay doktor? Ha? Okay. Pumunta kayo kay doktor, si doktor binigyan kayo ng reseta. Hindi gamot, reseta. At yung reseta, binili mo ngayon sa butika. Ngayon, nung binili mo ngayon yung gamot na yon sa butika, ininom nyo po, di ba? Tama? Di ba? Dahil nga meron kang sakit. Meron kang sakit, kaya ininom mo yung gamot na binili mo sa butika na nireseta ni doktor sa'yo. Ito ang last na tanong. Noong bang ininom mo yung gamot na yon, meron ka bang binago sa buhay mo? I'm sure wala. Patuloy mo pa rin ginawa.
yung sinabi ninyo na bawal mong gawin. Ngayon, wala kang binago. Anong ine-expect mong resulta? Maganda? Kaya huwag kang mag-expect ng magandang resulta kung wala kang binago. Kaya nga, kailangan mag-change ka ng lifestyle. Kailangan may baguhin ka. Now, ang ganda ng Health Wealth Green Barley. Sinabi ko na sa iyo, sinabi na ni Aunt Dory, no? Bawo sa ito. Sinabi ni Aris, makakatulong ito sa iyo. Sinabi ni Kuya Eddie, makakatulong ito sa iyo. Ito lang yung dapat natin gawin. Tapos, medyo bawas lang tayo sa pagkain ganito. Kailangan ng konting disiplina. Ayaw mong sumunod. Mag-i-expect ka ng merong mangyayaring changes sa nararamdaman mo? Wala. Tapos sisisihin mo, naku, sana bebentahan lang ako niya ni Dory, hindi naman effective yung product eh. Hindi ba, usual yan po yung naririnig natin? Diba? Naku, yan talaga si Nanay Benita. Binentahan lang tayo ng Barley, hindi naman magaling. Kasi nga, hindi nila alam kung gaano kagaling yung Health Wealth Cream Barley at kung dapat meron ka rin dapat gawin sa katawan mo, meron kang kailangan gawing pagbaba. Hindi po ba? Now, itong apat na ito, na gawin mo man yan, pero yung panglima, hindi mo nagawa, useless lahat yan. Panglima, ito yung pinaka-importante. Bakit ko po sinasabi? Kasi, kung ikaw may sakit at ginawa mo lahat yan, kailangan mong pagbalik loob kay Lord. Bakit kailangan mong magbalik loob kay Lord? Kasi si Lord yung magtuturo sa'yo ng tamang path kung ano yung dapat mong gawin. Si Lord ang magbibigay sa'yo sa tamang landas. Ituturo niya sa'yo yung tamang landas. Ano dapat mong gawin? Ano ba yung mga dapat mong gawin? Ituturo sa'yo ni Lord. Sabi ni Lord, ito yung mga dapat mong gawin. Yung nakaraan mo, kailangan mong kalimutan. You have to forgive and forget. Ano sabi niya? Di ba? Sinabi ni Lord yan, Isaiah 43:18-19. Kalimutan mo na. At kung ano, yung present, kailangan mo yung harapin. Ngayon, haharapin mo ba yan mag-isa? Kailangan mong harapin yan. Asa ang pamilya at mga mahal mo sa buhay. Kailangan ng suporta. Kailangan mo ng ano? Kailangan mo ng makakatulong sa laban mo. Let's say, for example, ako, meron akong kakilala, may sakit siya. Laban niya yan eh. Kaya nga ang tanong, laban mo ito, lalaban ka ba? Makikiba ka lang ako. Paano kung sumuko na siya, ayaw niya nang lumaban? Wala tayong magagawa. Kaya ako tinatanong po, laban mo ito, lalaban ka tayo. So we have to face the present. Ano yung present? Meron kang sakit ngayon, ito ang dapat nating gawin. And last but not the least, kailangan mong man yung tamang bagay. Kailangan maintindihan mo that God promised healing. Na merong magpapagaling sa iyo si Lord. Binigay niya na sa iyo kung ano yung gagawin mo sa Revelation 22:2, sa Ezekiel 47, verse 12. Kailangan mo lang magkaroon ng bilib. Nalaman mo na ito. Nalaman mo lahat. Kapatid, huwag mo nang ipagsawalang bahala. Kailangan mong gawin ito. Kailangan mong gawin ito. Ano ba? Ano ba yung tama? Ano yung tama? Kailangan mong hanapin yung God's blessings. Ano ba yung God's blessing? Ang tagal-tagal mo nang hinihintay yung God's blessings. Ano ba yung God's blessing sa'yo? Na dapat i-share mo rin. Ako po personally, I really, 100% yung faith ko, yung paniniwala ko, na ito, ito na yung gatin, ito na po siya. Wala nang iba. GB, God's blessing, GB, Green Barley. No, ano na lang ang kailangan mong gawin, kapatid? Kailangan mo lang itong i-share. Kailangan mo lang na magkaroon ka ng tamang kaalaman at kailangan mong maging compassionate dito sa ginagawa nating negosyo. Kasi ang God's blessing through Green Barley ay galing po sa Health Wealth International Corporations. At ang Health Wealth International Corporations, kailangan po natin to heal the world from infections of coronavirus. Naibahagi ko na sa iyo, kapatid. Na ikwento ko na sa iyo. Kung tutuusin, mga kaibigan, pwedeng sa horderay ko lang po ito, ano? Pwedeng sa grupo lang namin, di ba? Sa grupo na lang namin, amin lang to. Pero hindi kasi yun ang purpose ni Lord. Ang purpose ni Lord is yung kanyang blessing, makita mo
na nandyan siya. Inihanda niya na yan sa'yo before the foundation of the world. Kailangan mo lang gawin is maniwala, manampalataya ka. Una, maniwala kay Lord that, that God is doing His best para lahat ito masurpass na. Ang alawa, maniwala ka sa company. Health Wealth International Corporations, for 15 years, nothing compares. Hanggang ngayon, nandito, maraming tao ang binagong buhay. Millions of product has been sold all over the world. Kaya sa napakahusay ng produkto, maniwala ka sa president natin. Mangvikitaktak at espiritu, hindi ba? Nag-launch tayo ng webinar. Kasi hindi nga pwedeng magkaroon ng mga meetings, ng mga pagtitipon. Ano ang naisip ng company natin, ni Mabiki? Mag-launch tayo ng webinar via Zoom para yung lahat ng malalayo, yan, marinig, matuto. Maniwala tayo. Actually, Mabiki loves us. Everyday po, nag-iisip sila with the staff of the health world kung ano pa yung mga pwedeng ibigay, kung ano yung pwedeng mga trainings, kagaya po nito, I'm very blessed. Alam niyo po, ang tagal-tagal po, di ba, sinisingit ko lang naman ito kaya product presentation, pero ngayon, meron itong sariling time slot. Can you just imagine kung gano'n tayo kamahal ng HWIC? May sarili ng time slot. Hindi pa ako magmamadali. Diba? Hindi, lastly, maniwala. Ang dami ng sumubok ng product, ang dami ng nag-benefits. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. There is no excuses. Ma? Sabi nga ni Bang Cora, diba, maaaring yung kausap ngayon, sasabihin niya, no, oh, next! Kung hindi niya kailangan yan, someone need our product. Diba? Yeah. Of course, syempre, kailangan mong paniwalaan yung upline. Yung crosslines mo, paniwalaan mo. Kailangan magkaroon ka ng tiwala. Maniwala ka sa kanila. Ma? Hindi naman kayo dadali ng upline nyo sa tamang landas. Diba? Maniwala ka sa upline mo. And lastly, maniwala ka sa sarili mo. Diba? Kung sila nga, kaya nila. Ikaw pa, hindi. Diba? Kung si Kuya Eric, kaya. I'm sure, kayang-kaya mo rin, Ate Cathy. Diba? Kung si Ma'am Jacqueline, kayang-kaya niya. I'm sure, Ma'am Marites, kayang-kaya mo rin ito. Si Ate Beth, kaya. I'm sure, Ma'am Prince, Princesita, kayang-kaya mo ito. Kung si Tatay Manuel nga, kayang-kaya niya to. Lahat kayo, ikaw Ate Jenna, kayang-kaya mo ito. Ang kailangan mo lang gawin is take the first step. Ano? Yung first step? Buy product pa. Be a dealer of Health Wealth International Corporations. Lalo ngayon, ang ganda-ganda. Di ba meron tayong ano, yung 7 plus 1? And you just imagine, pag bumili ka ng 7 product pack o yung ating executive entrepreneur package, meron pang isang libreng head, account libre, na magiging, na pagdating ng panahon, makikita mo yan ay magbe-benefit sa'yo ng maganda. Ang kailangan mo lang gawin, take action. Huwag kang mahiya. Kung sa tingin mo, yung mga kababayan, yung mga kaibigan mo, yung mga malapit sa buhay mo, kailangan ng green barley. Kailangan ng product ng health web. Simulan ko na kasi kapag ka hindi mo yan sinimulan, pag napunta ako dyan, na-sharean ko yan, baka mamaya maging dealer ko yan. At huwag na huwag kang magpapawala ng product. Ha? Dapat meron ka laging product. Kasi baka mamaya, walang product. Ano? Pagpunta sa'yo, Ate Myla, meron ka bang stock ng green barley? Naku! Nawalan ako ng ano. Nakita ngayon ako po. Di ba ikaw yung ano, ikaw yung poging speaker na maganda ng health well? Tapos meron akong daladalang product. Naku, halika, paano ko? Kasi wala si Ate Myla. O ngayon, kinuwento ako ngayon. Naku, ang galing mo naman. Sige, sa'yo na nga ako magpapamember. Ayan, dahil wala kang product. So huwag po tayo magpapawala ng product. Kasi nowadays, essential na essential po yung ating produkto. Di ba? Very essentials. So now, ladies and gentlemen, bilang parting word ko po sa inyo, ito po is lagi ko pong ini-impart na kahit kanino, na anuman po ang mangyari sa atin, remember that there is God, that all things work together for good, and them that love God and call according to His purpose. Tatandaan mo ito.
hindi mo mararamdaman ang totoong kaligayan at totoong kagalakan hanggat hindi mo nakikita ang purpose ni Lord sa iyo at hindi mo na isasakatuparan. You will never be happy. But in Health Wealth International Corporations, aside sa yung purpose ni Lord, makikita mo, yung blessing ni Lord, ibibigay din sa iyo. Niniwala ba kayo doon? Palakpakan naman lahat ng mga pinagpala ngayong araw na to. And thank you so much. I hope na marami po kayong natutunan and I hope po na magkaroon pa po ng second part po yung ating health forum na ito. And of course, syempre, I would like also to thank Health Wealth International Corporations, Ma'am Vicky and Ma'am Rose together with the customer care na talaga namang pinahintulutan po na maibagsak natin. And of course, Kuya Mel and Ate Cora, maraming salamat po. Ma'am Jo, thank you so much po dun sa mga input na pinagkakaloob nyo po kay Kuya Warren. And of course, syempre, CS, Ma'am Check, alam ko pong talagang, alam nyo po pinagpuyatan po talaga ni Ma'am Check itong yung ating magandang slide. But of course, si Ma'am Chat na kaninang talagang tinulungan ako. And of course, syempre, question and answer po muna tayo. Mga ilang mga questions, so siguro mga 10 questions. Joke lang. So, mga 3 question po ha. Sana po related po sa ating ano yung inyo po question. Sige po, magpo-question po tayo. Taas po ng kamay. Okay, si Phoenix, si Jenny Lynn from, ito, Phoenix ba ito? PHX. Si Jenny Lynn, may tanong po siya. Asa na ba? Pa-unmute na po, Ma'am Jenny Lynn. Ma'am Jenny Lynn, pa-unmute na po. Jenny Lynn, pa-unmute na po. Ayan, sige po. May question po ba kayo, Ma'am Jenny Lynn? Kasi nagtataas siya ng kamay kanina eh. Phoenix. Ma'am Jenny, meron po ba kayong question? Yan. Yan. Ma'am, meron po ba kayong question, Ma'am Jenny Lynn? From Pasig. Hello, ma'am. Sige po. Magsalita na po kayo. Ah, wala pong question si Ma'am Jenny Lynn. So, kung walang question si Ma'am Jenny Lynn, so, si from Hardy Rice, si Ma'am Carme, Carmen Ato from Cavite. Yeah, this one, yan. Yeah. Carmen Ato from Cavite. Yes po, ma'am. Magandang umaga po. Sige po. Ano po yung question nila, ma'am? Sir, itatanong ko lang po yung pong asawa ko kasi. Apo? Luslos, malaki na. Paano po siya mag-take nung ano? Okay. Yung mga ganyan po kasi ma'am, eh po ba ay ipa-check up na po nila sa doktor. Napatingnan na po. Okay. So, siguro po ang maipapayo po, ilang taon na po ba si tatay? Patagal na po umiinom ng green barley? Umiinom naman po, pero hindi consistent. Ah, hindi po continuous. Okay, ganito po. Meron po kasi ako naging... 2 years na po. Magto-2 years na yung kanyang ano. So, ngayon pa lang siya ulit magsisimulang uminom po ng green barley. Opo. Okay. So, ganito po, ma'am, no? So, hingi po tayo ng commitment niyo po kung gusto po talaga makatulong siya. So, yan po yung so, medyo mahaba-haba pong treatment yan. So, ang gagawin po natin, kung kaya po namang mag 1 bottle a day, itatay, no, kung sa loob ng 6 months, kung kaya po mag 1 bottle, so, sana po, pwede natin siyang painumin ng 1 bottle a day. And of course, syempre, yung mga bawal po, katulad po ng malalansa, yung mga red meat, yung mga bawal po sa kanya, is talaga po ititigil natin. Lalo-lalo lang po ang pag-inom po ng alak at ng soft drinks. Kung kaya po mag 1 bottle a day, ma'am, or more, mas maganda po, mas mabigis po siguro makakatulong para mawala yung pain, yung pong inflammatory, para makatulong po. Kung kaya po mag 1 bottle a day po, Pwede po. Member naman po ako. Oh, kung kaya po ma'am, siguro po simulan na po natin ma'am, no? So, makakatulong po yan. Salamat po. Okay, maraming salamat din po. Eman, bawal. Bawal kang magtanong kasi nagda-drive ka. So, we have
Si Kuya Eugene ba? Sige, Kuya Eugene. Good morning, sir po. Sir, good morning po. May tanong lang po. Good morning po. Paano po yun? Halimbawa po, meron po kami kapitbahay po dito. Lagi po siya nakakaranas po ng... nahihilop po siya. Tapos minsan po... Apo, tapos minsan po lagi po nagpapapipi po siya. Yun po. Yun ang tanong po. Lagi po nagpapa... blood pressure po. Lagi siya nagpapa-blood pressure. Ano ang sakit niya? Bali, ano na po siya. Pagka-umaga po, pagka-misan po umabang po siya. Mga ilang oras po, misan po nahihilo po, bigla po siya. Tapos Okay. So, umiinom na po ba ito ng Healthwealth Green Barley? Hindi pa po. Hindi pa po. Ako po, paano po tayo makakatulong doon kung hindi po nagtitake? Pero usual po kasi ganito yan. No, minsan, galing po kayo sa paghiga, tapos bigla po kayong tatayo. Minsan po talaga, nabibigla, nahihilo po tayo. Kaya nga po ina-advise, ano, di ba, pagkagising, huwag po muna agad tatayo. No, tagilid muna ng konti, tapos tagilid ulit sa kabila, tapos dahan-dahan po tayo bumangon, yung iba kasi biglang tayo. So, nangyayari, ay hilo. Pero kung ang magiging problema po niya ay hypertension, Kuya Eugene, na-advise po kayo na invite niyo po siyang manood po ng ating mga webinar para magkaroon po siya ng idea. Sige, yung product presentation natin, para magkaroon siya ng idea na makakatulong po sa kanya itong produkto natin, lalo kung nagiinom na ito ng maintenance at kung gusto talaga ma-address. Kasi makakatulong naman talaga, so hindi na tayo dapat mahiya pa. Advice ko po yan, panoorin niyo po ng ating webinar. Okay? Yes po, sir. Okay, thank you po. Last po, last, sino po? Si Raul nga ba? Raul Rivera ng Power. Yes po, sir. Si Kuya Raul pala ito. Gandang umaga po. Gandang umaga din, Sir Jones. Apo. Tatanong ko lang, Sir Jones, kasi kahapon, may nagpunta rito sa akin. Dati na siyang umiinom ng green barley. Nag-stop lang siya. Kasi mahal daw yung bigay sa kanya. Pa? Mahal daw yung benta sa kanya. Magkano po? 290 per bottle. 290 per bottle. So ano po nangyari ngayon? Inalo ko siya ng product pack. Ngayon, ang sabi sa akin, kukuha daw siya. May colon cancer siya. May colon cancer po. Meron pong colon cancer. Oo, naopera na siya colon cancer. So, ang tanong niyo po ay, ano po ang tanong nila? The budget. Ha? Ano po yung sir? Tanong nila, sir? Ano pong tanong? Tanong sa akin, kung pwede raw bang pagsamahin yung green barley at saka yung barley, yung capsule? Yung ating pong heart blast. Oo naman po, di ba marami naman po mga dealers natin na gumagawa po yan, yung isang bote po, yung iba nilalagyan ng dalawang capsule, tatlong capsule. Wala pong magiging masamang epekto po yun. Ano. And then after po niya, so syempre po si Kuya po, no, pwede po uminom ng one bottle. Wala pong magiging problema. Okay na po, sir. Thank you po, sir. Ayan, thank you so much po. Ayan, so eto na. So yung ating mga early birds, winner of Victoria Soap. So nawala na yung mga Luminatics, so Victorianatics naman tayo ngayon. So ito, we have 24 winners of Victoria. So isa-isahin ko na po ito, sila Sonia Dizon from Marikina, Leonard Canotal ng Antipolo, si Vicky Canotal, si Jacqueline Villegas, Juan Ador ng Antipolo, Sam Ador, si Ate Lourdes Olaso, ayan, si Jovic De Gracia mula sa Qatar, wow naman, Benita Martin, si Dora the Explorer, ayan, si Josie Sabinay,
si Niema Fuentes, si Kuya Raul Rivera, Ryan Perez, at ang daming mga invited, no? So invited from Power, si Miss Donna Fuentes ng Cebu, Hilary Manansala ng Cebu, Lovelyn Lorenzo from Quezon City, Princess Tita Alayan ng Saudi, Tan sa Cavite, si Joy Lacanlale, Imelda Ramos, si Juliet Gaborno from Riyadh, at si Marites Antonio. Ayan. So kapag kada banggit po yung pangalan nyo, kayo po ay nanalo po ng sabon. Yung ating pong napakagandang Victoria Soap. So ipapadala yan po sa inyo via Bluetooth or via infrared. Ibibigay po doon sa mga corresponding leaders po niyo. And of course, sa ating pong Smarty. Ito yung mga ang guwapo. Smarty. So from Corderay, si Miss Olivia Manaba, nanalo rin ito ng Victoria Soap din. From Fighter, si Ma'am Jacqueline Villegas. And from Power, si Josie Sabinay. Ayan, okay. And yung mga beauty naman natin, yung talagang ang ganda-ganda. Okay, para sa akin po, beauty natin, si, ang beauty si from Power, si Irene Jaisel Mirasol. At ang guwapi naman, wala lang iba, ang guwapi, si Mr. Eugene Ato, ayan. At para naman po sa ating happy ngayong araw na ito, so choice po ito, no? Para po sa akin, alam niyo po, kanina po pa siya nakikita talagang nakangiti siya ng nakangiti. Baka po kasi sabihin bias, pero para po sa akin, no, ang happy po natin ngayon ay si Ate Dory ng Laguna. Ayan, congratulations Ate Dory ng Laguna. Talagang saya-saya ni Ate Dory, ayan. So, si Ate Dory po ay nanalo po ng isang tahong chicharong bulaklak. A joke lang. So, nanalo kayo ng Victoria Soap. So, makipag-coordinate na lang po sa inyo pong mga leader. So, sa inyo pong lahat, maraming salamat po sa pagtutok dun po sa ating 166 na mantabay at makinig. Nawa po ay marami po ako na-impart po sa inyo na kahit kung paano ay makakatulong po sa atin at mai-advise nyo rin po dun po sa mga kliyente nyo po na may ganitong klaseng sakit. Maraming salamat sa support po ng ating mga service centers from Bulacan, Baguio, Cavite, Bohol, Leyte, Iloilo, Cebu, Butuan, Laguna. Ayan, maraming salamat po sa inyo. At sa lahat po ng grupo na patuloy po na ini-encourage yung kanilang mga kagrupo na suportahan po yung ginagawa ito ng ating pinakamamahal na opisina ng ating Health Wealth at ng ating mga presidente. Maraming salamat po dahil everyday po talaga nakikita natin na marami po kumukuha ng ating mga product packs at lahat ng po yan ay ginagawa po natin para po sa ikupupuray ng ating Panginoon. Wala na pong iba. And with that, alam ko po na lahat po kayo ay very stand proud po na maging Health Wealth Leader. So sa inyo po lahat, maraming salamat po and to God be the glory. Thank you.